Number one means you're always on top. You're number one radio. Breath and relax. It's all gonna be fine. Wakey, 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 wakey. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ang taga Bikutan hanggang Alabang, ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay. Na Votas, para niya kay Valenzuela Mandaluyong Kalookan, patok sa Marikina, ang hilig na Taguig, atin na rin, ang Milenyas na Manila, number one sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, Milenyas ang Baluarte. The Millennials Choice. This is iRadio, Los Angeles. Ikaw ba ay mayroong mga problema? Madalas malungkot kapag nag-iisa. May alam ba kung sa'yo ay magpapasaya? At siguradong lungkot may mapapawi nila. Salita ng Diyos pinabahagi nila upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaya naman halika na at manood na sa iRadio at tiyak ikaw ay liligaya. Saya ka dito, iRadio. Ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hinding-hindi ka magsisisiya na sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo, iRadio. I'm sure sasaya ka dito, iRadio. Ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hinding-hindi ka magsisisiya na sigurado. Pangako sa iRadio, mga host ay nakakamangha. Talagang full charge, hindi nakakasawa. Mga blessings ay binabahagi nila. Kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Dito ay talagang talented ang lahat. Mapakanta o sayaw, hindi nagpapaawa. Kaya't halika na sa iRadio, tumutukan na upang ang araw mo ay maging masaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito, iRadio. Ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hinding-hindi ka magsisisiya na sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo, iRadio. I'm sure sasaya ka dito, iRadio. Ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hinding-hindi ka magsisisiya ng sigurado. Pangako.
Triumph. Good morning guys. Salamat po at araw po ng Thursday, Friday naman dyan. Ay, nako, ang bilis ng araw. Today's May 2nd, 2024. Welcome to iRadio Live tayo sa Los Angeles, California. Today, makakasama natin, siyempre, ang James Bond ng Covenas for Christ, Pastor Sani Rivera. Hindi na si Papa. Hindi na si ano si iba na ngayon. Nag-upgrade na siya ngayon. Upgraded. Ay, kamusta naman po kayo dyan lahat? Spider, mainit ang panahon. Talagang ganyan. Sasapitin natin lahat yan, whether we like it or not. Kurats, bumati na. At medyo nakalimutan kong magpanloob. Eh? Hindi, panloob ko to. Pero, uy, panlabas na. Uy. Black naman eh. Black and pink. O, diba? Black and pink. Wala kang katulad, o Diyos. Ayan. Magandang maganda po tayo lahat. Whether they like it or not. Ayan, kumusta na po kayo. Welcome po sa Thursday edition of iRadio, May 2nd. Diyan naman ay May 3rd, Friday. May Friday. Ayan. Na sa kanina? One of my favorite days, yes, is Friday. And of course, number one is Sunday. Ayan. Morning sa inyong lahat. Yeah. Ayan. Huwag kayong aalis mamaya. Ayan, sabi sa'yo, may James Bond si, dito. Eh. Ayan si AKA Fafang. Ayan. Fafang. Kailangan yung F. Fafang. Ganito. Sumising. Pastor, ganito pa. Fafang. Si Pastor Sonny Rivera. O, di ba? Pati Arahin Rivera. Di ba? Ganun yun eh. Alam mo mga, dito sa Amerika, yung mga pronunciation niya, out of the world. Out of this world, rather. katulad nung ano, pwede naman 99 cents, di ba? Ganito sa 99 cents. Siyempre, alam nyo naman, pag nandito si Fafa, alam na this, ang mangyayari. Ang ganda mo ang topic niya ngayong araw nito. Matira, matibay. Ayun, parang alam ko na yan. Pero bago niya umpisahan yung kanyang... dito yung kanyang message mamaya. Uh-huh. Meron akong pa-game sa inyong lahat. Oh, ano? Ayun, kanina. Ito kahit i-Google ninyo ha. Oh, ano? Magbibigay ako ng 500 pesos sa makapagta-translate sa English ng matira ang matibay. Yung tama ha. Yung tama, i-translate niyo yung matira ang matibay. Ang tamang leftover hard. Kahit na i-Google ninyo, sige, bahala kayo. Pero pag ninyo, pag mali, sorry left kayo dyan. Leftover hard. Ha? Hard leftover. Ay, ngayon pala, manghula na kayo kung gusto niya. Pero mamaya tatawa, ano, sige, send nyo lang ninyo yung mga... Ayan naman, pahirapan mo na naman ako. Ha? Hindi, ako makakakita eh. O, ikaw? Oo. Mm-hmm. Basta nakakita ko yung tamang sagot, yun na yun. Bakit? Yung unang makakasagot ng tama. Ha? Ito ay para sa benefit ng... Of the doubt. Hindi. Ano na yung Pastor Sani, yung kanyang title na kanyang... Matira Matibay. Survival of the fittest. Ano fittest? Ayun, the fittest, sabi ni Elena. Mali. Ay, naku, maganda ito. Sige. Kumbaga sa henyo. Ay, ano yun ba yun? Oh, parang kaya si, nga, survival of the fittest. Hindi. Mali. Mayroon pa bang iba? Sige, basta tuloy-tuloy tayo hanggang bago mag-start si Pastor Sani. Hanggang next week. Oo. Hanggat mo lang tumatama. Survival. Kaya nga, matira ang matibay. Matira. Di ba matira is left? Left. Left behind. Ayan. Left behind the hardest. Maiwan yun eh. Ay, ganun ba yan? Oh. Ay, nako. Remain strong naman daw. Ang dami ah. Kahit i-Google ninyo yan. Tingnan natin kung makukuha nyo yung tamang sagot.
Saan mo naman kanuha yung answer? Ah, hey, ayan eh, sinasabi ko sa iyo. Mga henyo na nakakaalam yan. 500 pesos po sa makapag-translate ang tamang translation ng matira ang matibay sa English. Survive the strongest. Wala kayo. Hanggat wala ko nakikita tama sagot. Stay strong. Sige, balat na. Good morning guys. Alright. Hey, nako. Let the strongest survive. Okay, unang makakasagot ng tama, yan, ang magwawagi ng 500 pesos. So, par wala pa rin, sige lang, tuloy-tuloy tayo. Una sa ating distance. Kasi sa Google daw, survival of the fittest. Eh, mali. Mali yung Google. Mali yan. Okay, let's start the beginning. Siyempre, alam na mag-start. Yes, the beginning of the start. Okay, good morning. Good morning, everyone. Ayun, parang yung boss ko, ang pangalan niya, Ruel. Yun ang pronunciation talaga, Ruel. Pero yung mga puti kasi, hindi nila mabigas yung Ruel. Ganun. Roll. Yan ang pangalan niya, Roll. The strongest will remain. Wala pa rin talaga. Stay strong no matter who you are. Wala pa rin. Ah. The strongest will remain. Strongest will remain. Okay. Last, the strongest will remain. Direct, the strongest will survive. Mm-hmm. The last man standing. Ayan. Oops, mukhang tama yun, ano? The last man stand. Oh. Remains are strongest. The remain. Oh, may tumama na. Oh, sino? Ayan. Sino? Si Rachel Botete. Ah, the last man standing. Wow, ang galing naman ni Rachel. Grabe, 500 agad. Ganon. Matira matiba yun. Naku, nahuli si Elaine, no? Last man standing. Yan, ang tama niya. Sabi ni Mary Grace, strong, durable, durability. 500 pesos, congratulations! Abangan mamaya! Ako, naging Botete na! Rachel Botete at saka Rejoice Tortilla! Ay, di na nalos ko. Mamaya, itainin niyo yan! Ang perang padala, ipalawan muna! Okay, hello. Hello. Number one, Rejoice Tortilla, Elaine Gonzalez. Siyempre si AR, oh. Hello, AR. AR, mag-record ka naman ng kanta, padala mo sa amin. Special request. Ayan. Alam na this. Ayan. AR. Siyempre, yung isa dyan, di na nagre-record. Sabi na naman. Wala na. Wala na, Sidney, yung gitar na yan. Tapo na yung gitar na yan. Si Pashi. Wala na. Pashi, oh. Pashi. Okay, Marichu Gamos, hello. Merry Christmas to you. Galing lang si Zambal. Zambal eh. Pastora Marie Biclihano. Of course, Rachel Joy Butete. Sister Myrin Kuanan, the beautiful. Hello. Yung last man standing, sabi ni Google, ang huling lalaking nakatayo. English nga. Rosie Culibao, Mel Cruz, si Dada, Helino Hamurabo. Ayan. Sana makakanta ng Minamalak, no? Sabi nga gagalit sa'yo. Ano daw? Minamalak nga daw siya eh. Sana makakanta ng Minamalak, no? Tagal-tagal na yung Minamalak na yun. Tapos yung question mark niya, galit. Hindi, minamalat siya. Kaya nga hindi ko tinatawagan din. Inabutan tuloy ng malat. Hindi na makapagsalita eh. Maano yung buwagod niya. Lala Carmina. Maridette Damos. Eka Andes Velasco. Lynn Salas. Mary Joy Ramboyong. Hello. Jocelyn Estena. Si Pastor Papa.
Ayan, ang kumari kong beautiful, Jen Nunez. Jen! Dami sa Lubay ba? Laging presence yan, ha? Yeah. Pastor Abhishek. Namaste! Namaste, Pastor. Pastor Kiko Gonzalez. Hey, hey, hey! Hey, 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 Jan Valenzuela. Nako, butete na ako, literal. Sabi na. Bali, may 500 ka naman eh. Ay, birthday ni Mel Cruz. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Ayan! Itig lang! Tugtugan! Sabi ni Rejoice, January 3 pa po ako minamalat. Baka naman, parang kailangan na ipadoktor. Ako! Patay na. Kailangan, ano na yan? Padoktor na yan. Padoktor na yan. Oo nga, tagal-tagal na. January pa yan, February. Hindi na maganda yan. Ako, 5 buwan na. Hindi na maganda yan. It's apat na buwan na lang yung mga anak na yan. Hindi, magpa-check up ka. Di ba sinabi ko na sa'yo? Nako. Pa-check up mo yung ano mo. Wala na. Yung iyong esophagus. Yung ngala-ngala. Tama-tama, magpapakonti. Singing contest ngayon. Magpapasinging contest ako. Lahat kasali. Eh, pa-doktor ka, pa-doktor ka. Eh, tapos singing contest ulit tayo. I Radio singing contest again. Babalik natin. Dami-dami. Oo, eh, yung champion nung last year. Eh, pagkakataon na ninyo, hindi naman makakaporma siya ngayon. Ay, wag ganyan, wag kang ganyan. Nako, tignan natin. Eh, minamalat nga siya. Okay lang, judge na ako. Oh, judge na daw siya. Oo nga naman. Okay. Kasi nanalo na siya noon eh. Judge na siya. Siyempre. Ladies and gentlemen. What? Si Ambo na peke. Why? Why sa Ambo? Brother Sammy Santo, siyempre. Andi sa Santo. Brother Sammy. Hello, hello. Hola, hola. Ang tanghali. Hello po, na peke sa kamote. Nagpabila ako kay Iska nung niluto. Puro ulalo ang pait ng kamote. Anong ulalo? Ulalo? Anong ulalo? Buka ano bulalo. Ulalo eh. Ano sabi niya? Nagpabili ako kay Iska. Nung niluto, puro ulalo ang pait ng kamote. Ulalo? Ulalo? Bago yun. Ulalo. Tagalog na Tagalog. Ay nako. UUID po yun. Ano UUID? UUID, yung mga nilalagay sa mga... Ah, uod! Warms! Ay! Uod pala yun. Warms! Ew! Ay! Ay! Ay, ay, ay! Ah, ganun. Sira po yung kamote sa... Ah, sira yung kamote sa loob. Ah! Ayun ang sakit ng kamote. Ba't yung mga kamote ko dito, hindi naman nasisira? Ba't ganon? Eh, kasi nasa Amerika ka. Hindi, ang tagal, minsan nagkakaroon na nga siya ng yung ano, ugat. Pero hindi siya nasisira sa loob. Ah, kasi mainit. Mainit kasi. Oo, dito hindi. Yung minsan binibili ko yung Japanese yam. Tapos iba-ibang klase ang kamote dito eh. Yung isa yung yellow sa loob, yung isa puti, yung isa purple. Naku, dito marami. Pati po ba naman kamote? Pinipeke nila. Grabe naman yan. Eh, alam mo naman sa... Sa bagay yung itlog, ano? Sa China yun, di ba? Sorry, pero nakikita ko sa Facebook yun. Gumagawa sila ng peking... Sa bagay, peking bigas meron, di ba? Cabbage. Nakabili dito eh. Peking itlog. Hindi, plastic. Plastic yung bigas. Ay? Yes, plastic. Kapasok sa Amerika. Oo. Tapos ano, yung itlog, ginagawa nilang ano. Ewan ko kung ano yun. Basta nagiging pati itlog. Cabbage. Pati cabbage yung... Wax. Sa may chemicals na nabubuo-buong ganun. Wow. Papumasok sa katawan mo yun, patay ka. Wala na. Toxic. Pati repolyo, kamote sa may binondo, ang masarap sa Ambo. Ayun. Pati mga karne, kinukulayan nila. Para mapula. Kunwari, sariwa. Oh, hindi. Yeah. Ay, nako. Yung mga isda. Inject, mga peke. Yung mga isda dito, nakalagay kasi, nakasulat doon. Farmed in China, farmed in the Philippines.
mga ganun. Pag China, hindi ako bumibili. Paano mo malalaman ang... Lalo yung tilapia. Matagal na ako. Paano mo malalaman ang tilapia made in China? Ha? Paano mo malalaman ang tilapia made in China? Ganyan siya. Ganyan. Hindi. Ay, hindi. Hindi ako kumakain ng tilapia eh. Hindi ganun. Ano? Ano? Pagka yung tilapia eh... Ano? Ano? Yung kanyang kulay iba. Oh, hindi. Ang fresh na isda... Puti ang mata. Pag mapula, hindi na maganda. Ah. Yun. Pag puti, kasi nababad pa yung sa yelo. Namuti. Friday na sa kanya lang. Bilis ng araw. Ano? Parang bilis. Yung Lunes, kailan lang. Tapos, Friday, weekend, parang maghapon lang yung weekend, Sabado, Linggo. Then Lunes na naman. Pabilis ang panahon. Webes na ngayon, ano? Bilis. Buwas. Praise God talaga lagi. Praise God talaga. Nakaka-survive tayo every day. Yeah. Pagdating naman ng Mayo, itong Mayo, di ba dapat tag-ulan na? Dahil yung mga Santa Cruzan eh, ginagawa mga, ng Mayo. Ang tawag doon? Ano Flores de Mayo. Flores de Mayo. Pagka ganun, humihingi daw sila ng, para, ng rain dance ng ulan. Rain dance. Minsan pag sobrang, doon nga eh, sa sobrang init, umuulan, di ba? Pero sandali lang daw. Minsan seconds lang sa kasalanan. Hindi sisingaw lupa, no? Yun na nga eh. Masakit at ano. Hindi ba dati may tinatawag silang cloud seeding? Totoo ba yan? Ano nilalagay nila sa yes, cloud? Yes, as in. Tapos uulan? Yes. O ganun no, nung panahon ni Kama, ka, si Apo. Hanggang ngayon, ginagawa pa rin yun. Ang hilig nilang mag-cloud seeding ng araw. Ganon din ang ginagawa ngayon. Para umulan. Eh, di fake yung ulan. Hindi, tunay yun. Ah, so may tubig doon, ayaw lang buwaba. Hindi, nag-mix. Kasi magpo-form ng cloud yun eh. Doon sa itaas. Sa so, paano nila ginagawa? Inaano, irplano? Bubuga. Irplano. Pag maputlang isda, nalunod po yun. Siyempre. Siyempre nga ano eh, ikaw malulunod ka, magumutla ka talaga. Namatay ang isda sa dahil nalunod. May gulay. Ay, nako. Nor Baldovino! Napasugin natin si Nor Baldovino. Ayan. Si Jasmine, nakabalik na ng Pinas. Ay. Hindi na kami nagkita ni Jasmine. Kaya yung para kay Rod. Ala, naiwanan. Hindi na kami nagkita eh. Nalagay na lang namin sa... Nagsabi na siya na aalis na siya yung araw din. Nasa airport na. Ang galing din. Hindi, ilagay na lang natin doon sa ano. Sa box. Ayan. Yeah. Lagay natin sa box. Sabi, sa Dubai daw, ganun ang ginawa. Cloud seeding. Kaso bumaha. Sumobra. Hindi naman. Talagang yeah, may bagyo nun, ano? Mr. Dreamboy. Mr. Dreamboy, Mr. Dreamboy. Ngayon nga eh, malakas ang bentahan ng mga air condition ngayon. Sa Pilipinas. Ah, dito ngayon, iinit na naman eh. Pero ilang taon na kami sa bahay na ito, wala kaming aircon. La Niño, El Niño ba? Dun sa kwarto. Mahirap yan pagka mainit. Kasi ako diyan makatulog pag mainit. Akala ko pa, di ba may nabibili na aircon na maliit tapos ano lang, yung nakaano sa bintana, yung parang may uwang dito na kita natin sa Home Depot. Ayun kaya ang bilhin natin. Hindi maganda yun. Bakit? Anit lang ng kwarto natin eh. Magbubutas ka pa. Hindi ka magbubutas nun, sweetie. Ano ka ba sa bintana? Alam mo. Papakita ko sa'yo. Tapos may ano yun, may gano'n no, may plastic na harangan niya. Guys, yun natin. Bili tayo. Ang oras po natin, 30 minuto magalipas ang ikapito ng gabi. Kami po ay live na nagbro-broadcast dito sa lungsod ng Bellflower, California.
USA. Yay. Alam mo ba't ako na nagtumigil? Hindi ko alam kung ano yung sasabihin ko. Na mental block ako. O, diba? Na mental block ka. Kasi may iniisip ka. Oo, iniisip kasi kita. Eh? O, ano? Eh? Ngayon ka, o, may, ngayon ka umepal ngayon. Kanina pa ako kinukulit. Mamshi, Papshi, out muna ako. May asikusuhin lang po ako. I'm glad you all. Sige. Okay, sabi ni Mary Grace. Alam mo, para makabenta ka, lagyan mo ng candy. Candy? Ano lalagyan niya ng candy? Ano, yung bahay. Sige, ining. With all I am. Ayan. Request ni Pastora Marivic. With all I am. Naghulog ba? Naghulog na yan. Ay, si Jukebox. Ayan. Nunod na lang daw mamaya si Mary Grace. Buwabay. Okay. No problem. Basta asikasuhin yung mga importante. Ayan. Ayan. With all I am. Okay. Meron na ako na matanggap na mga nagpadala ng kanilang mga entry dun sa yung gusto nilang ano tawag doon? Yung may gusto silang pabigyan. Dear I Radio. Aha. Yun. Pero syempre ang babasahin lang namin dito ay yung mapipili namin. Yun. Pipiliin namin at papag-aralan ng husto kung ano yung talagang lahat naman ay deserving. It's just that ipiliin natin yung mas nangangailangan. Hindi nangangailangan kundi yung mas needed or makakatulong at the same time. Pagsasama-samahin natin lahat yun. Mm-hmm. I-evaluate natin kung mas kinakailangan. Mm-hmm. Maganda, nabasa ko na, na-print ko na siya. Nabasa ko na. Ganon. At meron ding mga dalawa pa lang yata o tatlo yung ang tawag doon, yung sulat nila para sa kanilang mga nanay. Ayan. Kaya, ang priority natin ngayon ay yung para sa mga nanay. Para sa Mother's Day. Oh, malapit na. Oh, nanay. Oh, mga Mother's Day. Diba? Mm. Okay. So, malapit na kaya yung mga liham para kay nanay. Mm-mm. Yan, maganda siguro ang title yun. Liham para kay nanay. Mm-mm. Not necessarily wish, kundi liham. How will you say or tell your gratitude sa iyong mga magulang? Ganon. Ayun, maganda. Hindi makapag-comment. Working po. It's okay, AR. Kanta-kanta ka. Mag-ano ka. Mag-record ka. Punta ka kay Rejoice. Tapos padala mo dito. Ayan. Sige. Standby ka lang dyan. Galingan mo. Padadala ka ng recording studio. Hello kay Manilyn Agustin. Good morning, Manilyn. Okay. Hanapin mo na city. Ano yan? With all I am. Wala pa naghuhulog eh. Ikaw naman. Ay, ang mahal kaya ng ano, kailangan may benching ko. Ay, wow po, sabi ni Ea. Yes! Ayan. Tama si Rejoice. Malapit ka ba kay Rejoice? I guess malapit siya kay Rejoice. May recording studio na yan. Merong ano si Rejoice eh. Maganda yung kanyang sound system. Mm. Ayun. At saka, alam ko, tinatrabaho ni Rejoice yung para dun sa magiging bago nating ano. Ano tawag dyan? Station ID. Hindi ako naniniwala. Maniwala ka na. Namamaos siya pa paano niya magagawa yan. Eh, hindi naman kailangan siyang kakanta eh. Kung pwede siyang kukunin yung mga dati niya. Oh. Naghulog na, Papsi, sabi ni Pastora Marivic. Ayun, hindi ko narinig ata. Silencer. Hindi ko narinig yung kaluskos ng kalansing ng barya. Sabi ni Rejoice, diwag! Ang haba ng letter A niya. Diwag! Ginagalit ngayon si Rejoice, mga ngayayat yan. Yun nga, ginagawa ko eh. Wala ka nang bilib, talagang bilib sa akin. Di mo na ako mahal. Ayan. Kanunood ng Korean barbecue. Ay, Korean drama. Ayan.
siyang pinaka-highest paid kagabi, ano? Ay, alam mo, siya ba? Hindi, ah? Oo. Hindi, si ano? Highest paid siya. Si... Rejoice Butete. Si Rejoice Butete. Tabi nga yung ating, ano, tabi nga yun. Ayos lang yan. Ayan. Ay, may stars na si Maridel. Thank you, Maridel. Ayun, mag-ensin ko na. Thank you, thank you. Okay. Ilan na mga katao? Binubuli ka na naman ni Papsi. Rejoice, sabi ni Pastora Maridel. Sige. Bully. Mataw muna, Naos. Papag-game na tayo. Anong pag-game na naman? As usual, parang kagabi. Henyo na naman tayo ngayon. Henyo. Paano naging henyo yun? Henyo. Ngayon, this time, magbibigay sila ng mga bagay-bagay. Tao, lugar, pagkain. Yun. Iyak ka na naman. Ayan. Okay, sige. Bisala natin. Okay. Si Norval Dovino, natawag na naman natin. Ang babae yan. Ayan. As requested po, but it's a nice song. With All I Am. Diba? Paano nga ba to? Ayan. In worship. Hallelujah. You're the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Hallelujah. Amen. Okay, hello po kay Mami Irene Manalo, and siyempre si Mami Flosser Cordero. Hello po sa inyo. A blessed day po. Manilyn Agustin, si, sino pa? Mary Gillette Rodelas. Hello Mary Gillette, kumusta kayo? Okay, there you go. Pastor Kiko Gonzalez, 50 stars! Yay! Ayan, maraming salamat po sa nagpapadala ng mga stars. We really appreciate it. It's greatly appreciated. Not necessarily, but when you send, appreciate pa rin namin. Yeah. Okay, magtatawag na tayo. Ayan na. Henyo time. Yes. Ganon? Magpapahula tayo na. Henyo talaga? Limang. Ano ba yung mga ano? Basta ito na. Oh, sige, bahala ka dyan. Tawagin ko na. Nako. Tingnan natin ang galing ng ating mga manonood ngayon. Alright. Hello. Hindi ka naman late, Mami Flosser. Hindi po. Mami Erin, good morning po sa inyo. Sino pang nandito na hindi natin nabasa? Si Pastor Kiko, pogi-pogi talaga. Thank you, Maridette. Thank you so much. And Rose, she also sent 50 stars. Naku, salamat po sa inyo. Hello, Ren. Kay Lori Fernando. Hello, nasa Pilipinas ka ba? Ayan, Kiko Gonzalez. Papsi, tao ba to? Nanguhula na agad. Hindi. Pwede. Ayan. Okay, Lori. Nasa Pilipinas ka, ano? Kita ko kasi, natin ka eh. Hello, yes, dito pa ako. Ay, ano, kailan balik mo? Grabe siya, oh. Ang init-init dyan. Anong gawa mo dyan? Kailan ka babalik? Yung apo mong malaki. Lalo lumalaki. Okay. Yeah, baby. Okidoki. Pagbalik mo dito sa Amerika, magdala ka ng Jollibee, yung maliliit na Jollibee doon, yung ano, yung peach mango pie, maliliit doon, dito ang laki, ba't ganon? Di ko alam, may sakit yung mother, kaya, oh, I'm sorry, yung mother kaya na, oy, ano, ibali, okay, we will pray for your mother, si Lori Fernando,
yung kasamahan namin sa church na dyan ngayon sa Pilipinas. Hello po, Susan Zeta. Good morning po. Inaanak pala ni Pastor Kiko si ano, si Rose. Ay, stroke? Oh my God. Okay, pag-pray natin yung mother mo. Okay, sorry to hear that. Ingat ka dyan. Sobrang init. Nako. AR Santiago, naligaw po ako. Hindi ah. Nawala po yung live nyo kanina po. Nawala na yung live. Andito ka na, nakabalik ka na. Answer the phone. Kiriring. Ayan na, nagkiriring na siya. Pati, Mamsi, hello po. Hello. Ikaw pala yun. Kumusta po? Naku, aalis ka yata. Parang time lossy po ah. Oo nga eh. Wow, oh, beautiful naman. Aalis na ata eh. Sige, okay lang. Next. Beautiful naman. Hala, sabi ni Pastor Kiko, hala! Hala! Yung jowa mo, naku, nakatawagan natin. Oh. Kala ko, may Ralcon tumatawag. Sabi. Hello po! Ayan. Yeah, bibilisan na natin. Wala na tayong time. Okay. Ang natapat sa iyo ay pagkain. Oh, kasi pinaiikot ko yung ruleta kanina. Sa lima ito ha, sa bawat item na tama ang sagot mo, ikaw ay merong 100 pesos. Pag na-perfect mo, 500 pesos 'to. Okay? Ready ka na ba? Sa loob ng 1 minute. Nasaan na ba yung aking timer? Sandali. Kunin ko yung aking timer. Baka mamaya ako eh. Hi, Jane Hamilton! Jane! Kumusta na? Saan yung timer ko? Ay. Shout out po muna sa nanay ko. Nanonood po sila. Ay, nanonood sila. Hello, hello. Kasama po ni Manilyn po. Ah, nasa Bataan nanay. Sila? Bataan ba? Apo. Nasa Lubao po. Pampanga. Ah, Lubao. Lubao? Sino yung taga-Bataan na Pampanga? Pinupuntahan mo? Oh. Mga pamangkin ko po, tsaka ibang ate ko po, ma'am. Paano nalipat sa from Pampanga to Bataan? Yung pong asawa po ng kapatid ko, ando doon po yung family niya po. Ah, sa Bataan naman. Hmm. Doon si Pastor, Brother Sammy, Urani. Urani ka, di ba? Lubao, bakit ako Pampanga ba kayo? Kami. Yes, Pampanga sila. Ayun. Orani po, katalaga kami, ma'am. Si ang kapatid ko lang po na si Lynn, nasa Pampanga po. Yung asawa niya po kasi, doon po nakatira yung mga magulang niya. Oh. Sino taga Pampanga kayo? Yung pong sila Manilyn po. Manilyn. Oh. Apo, yung pong yung side po ng asawa niya po. Yun. Oh, sige. Umpisa na natin 'to. Apo. Para baka mamaya magsusundo ka na naman ng ano. Ayun, asan si Nathan? Walang pasok yan. Nasa taas po, kasama po ni Pastor Kiko. Ah, nasa taas ba? Alo, ang bira. Andyan pala siya. Oh. Sabi niya, grabe, ang ganda ng misis ko sa TV. Ay! Okay, ready na. In 1 minute. Again, bawat item na tama ay 100 pesos. Total of 500 pesos in 1 minute. Sa loob ng 1 minuto, magbigay ng mga pagkain na binibenta tuwing umaga. Get ready, get set, go! Taho! Correct! Isa na yan. Takadin! Hindi. Sige. Pico, Papsi. Hindi. Champurado, Papsi. Hindi. Taho, tama na yung taho. Hindi. Almusal, pandesal po. Oh, yeah. Pandesal, yes, correct. 200 pesos, yes. Coffee, Papsi, coffee. Hindi. Ano ba? 30 seconds. Ay, ano ba? According sa ano, ah? According dito sa... Sa survey. Kakanin sa survey. Kakanin po, ma'am, si? Tatlo, ayan, sige, pwede, isa pa. Pwede, yeah. Lugaw? Hindi. Ano pa ba? 10 seconds. Ano ba? 10, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Palabo, Papsi. Favorite mo. Puto. Ano ba? Ayun, tumama. Apat. 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 Puto. Ayan. Salamat po.
Sayang, oh, yung isa pinakamaganda eh. Ano po? Tama yung taho, puto, pandesal. Ano tunog yun? Yung hindi mo na, nasagutan yung binatog. Kasama ba yun? Binatog. Mga binibenta sa umaga. Opo, meron nga po. Tsaka ano, yung pinakamahirap, sorbetes. Binibenta ba sa umaga yun? Yun ang survey nila eh. Survey yun kasi. Sorbetes. Di ba nung umuwi tayo ng, ng masinan? Sorbetes sa umaga. Oo, magkatabi yung taho at saka sorbetes. Apo, nilalagay po sa taho yun, ma'am. Oo. Ay, ganun? Tinan mo, sabi sa iyo eh. Ha? Pwede yun eh. Apo, sarap po yun. Eh di ba mainit malamig? Pwede ba yun? Ay, wala. Yun ang trip nila eh. Yeah, binatog kasama yung binatog. So, taho, puto, binatog, pandesal. So, ilan ang kanyang tama? 1, 2, 3, 4, 400 pesos. Wow, thank you po. Yan. Huwag mo bibigay kay ano yan, kay Pastor Kiko yan, ha? Sa nanay ko po. Sige, sige, thank you. God bless. Thank you. Thank you po. Thank you, ma'am. Thank you, thank you. Ayan, ako talaga naman, oh. Ice crumble? Ano yung ice crumble? Binatog, pwede pala yung binatog. Ano yung anong mga bata kami, para makabili kami ng binatog, papapalit mo ng ano yung mga bote. Yun, kasi ibibenta din nila yun, mas kikita sila doon. Eh, mura lang naman ang binatog. So, yun ang pagkain namin. Walis tambuda, papag. Ay, mga nagbibenta na kaganon. Pagkain ba yun? Eh, sabi mo kasi binibenta eh. Ay, naku. Walis tambo, papag. Oh, no! Walis tambo, papag. Tsaka yung walis tambo, papag. May nagbebenta ng mga isda, gulay, di ba? Sabi ko, pero hindi, yun ang pinaka-top eh. Yung lima na yun. Kaya, pero anyway, naka 400 pa rin siya. Ayan. At naku, swerte ng isa yung kanina. Ready, get go na daw. Ha? Pwede na siya, no? Ready, set, go, sabi ni Pastor. Nasa makeup room na siya. Okay, ready na siya. Mm-hmm. Ready, ready. Huwag kaya alas, si Pastor Sunny, si Fafang. Ang? Pastor Sunny, Fafang Rivera. Ang ating guwapong pastor for tonight. Ayan, huwag kayong aalis. Ang aalis, maganda. Ayun na, doon din si Mamang. Aba, long time no see. Ayan, wala ka natin yung mag-jowa. Yes, you're live. You're live in iRadio. Pasok na, pasok na. Pasok na, pasok. Ayan. Ang tagal ni Mamang Gay, nasa ano? Ayan na siya si Mamang Gay. Oo, ibig sabihin nung... Aba, may pinapakita pang gano'n. Bakit may ganun? Pinapakita mo yung pastor? Ay, walang sound? Oh. Bitigyan mo na ba siya ng sound? Oo. May sound yan. Sound, mic check. Nakapatay yung microphone mo. Pustahan tayo, wala si Seth. Wala si Seth na naman. ano siguro, nagsa-sign language sila. Ito, pahulaan din natin kay Pastor. Ayan. Mga bansa sa... Saan? Sa Amerika. Sa Asia. Ayan, tingnan natin kung mahuhulaan ni Pastor ito. Ayan. Okay. Pastor! Ano na? Nadidinig niyo kami? Di namin kayo naririnig. Wala kaming madinig. Ano nangyari? Andali, naayos pa nila, naayos pa. Ayan, nakabukas yung mic ko eh. Oh, ayan. Si Seth Boy! Asan na si Seth Boy? Asan na si Seth? Tawag sa tech support. Asan ba nila dapat bubuksan yung mic? Baka nakamute sila. Nasa ano sila? Wala. Nawala. Ay, nawala. Ayusin lang. Okay. Standby lang kayo. Technical problem, inaayos lang po. Yeah. Kaya, babalik yan mga yan. Tataka siguro, baka na-mute lang nila. Na-mute lang.
Okay, Ate Berna Delphine. Ayun na. Pastor Arwin. Hello, hello sa inyong lahat dyan. Ayun na. Pastor. Okay, Ate Berna Delphine. Oh, ayun na. Hindi. Ayun na. I-off mo yung ano, i-off mo yung monitor, Pastor. Nagdodoble. Reset ko lang, ni-reset ko lang. Okay. Ah. Ayun na. Ayun. Okay, palakpakan natin. Reset ko na. Ayan na si Pastor at si Mama. Mama, yay! Hello! Welcome back! Ang tagal mo sa Indonesia. At tagal sa Indonesia, Thailand. Ah, Thailand pala. Ang pinayat nito, Brother Ramon. Oh, umayat to nga. O bakit? Anong... Oh, sobra, kita mo yung mukha niya. Numitos. Alam ko yan, yung iniinom niyang gamot. Bagay. Napapayat ka ba doon? Mas bagay. Oo. Hindi... I decline. Alam mo? Hindi ko iniinom. Yan yung beauty na nakita ko nung unang first day na nakilala ko si Gabe. Wow. Magpayat pa. Natatanda mo yung pastor, nagnanaking door pa kayo. Naka-short lang siya noon. Naka-short? Oo. De, pantalon. Naka-short lang yun. Hindi naman short na short. Grabe short. Ka naman. Oo. Kulay kaki pa nga yung ano niya, short niya. No? 20 years ago. Oh, 25 ganun, years ago. Ganun, ganun. Ilan years ago? Wow. Tagal. Oh, 2000. Year 2000. Natatandaan ko yun. Oh, di ba? Eh, si Rejoice nga yung mag-ginawa sa akin. Natatandaan ko pa eh. Oh. Anong ginawa sa inyo, Rejoice? Binubuli niya. Wala. Ang dami. Sabi nga, unang first day. Ha? Binubuli ka din niya. Grabe yung trivia mo ah, na talagang okay yun ah. Ah, di ba basta? Congratulations kay Rachel Bonete. Oh. Ah, si Rachel, ano na siya, si Rachel Bonete. At saka si Rejoice Tortilla. Magagalit yung mga asawa nila sa iyo. Mga bagong celebrity natin. Sabi dito ni Rejoice, may problema ba tayo, Pachi? Anyway, kamusta na po kayong lahat? Hello, hello po sa mga, alam mo, ilang barangay yung tinag ko. Andiyan si Jane Hamilton kanina eh. Oo. Oo nga, yung ano, TGCO, inano ko. Oo nga eh. Tinag ko yung TGCO, ulitin ko ulit. Wala, bisibisihan lang yung mga yan. Kamusta po kayong lahat? Na-miss ko kayo. Oo nga. Ang tagal, oo. Ilang, six months yung naman. Six months yung naman. Oo. Ang daming pinagawa siguro. Kasi nag-ano lang, nag... Anong tawag doon? Anong tawag doon? Nag-out of town ka? Hindi, yun na. Hindi, nag-grieving. Nag-grieving. Grieving, yun. Still grieving. Ah, of course. Oh, siyempre yeah, naman. Yeah. 2 months na siya exactly. Ay, talaga? Oh, wow. Ang bilis, ano? My birthday siya last week. Mm-mm. 2 months. Kaya, time flies. Kaya wala siya nung nakaraan. Si siya, si Kina, tsaka si Bridget nag-check-in sa hotel. Oh! Last week? Ah, the other week pa. Doon sila sa Langham. Oh. Wow! Langham. Oh. Kasi yung gusto ni Joy noong nabubuhay siya. Oh. Gusto niya mag-check-in doon. So, pinulfill ni Bridget. Oh! Kami tatlo lang. That's nice. Kaya masyado kong malungkot. Siyempre, pag wala yung asawa mo sa tabi mo, Para kang si Ramon Pastor, ha? Aray! Aray! Aray na po! Nag-greeting lang ng mga 2 months. Ha? 2 months? Nag-greeting lang ng 2 months. 2 months. Anong, yeah. Kinuha na ni Lord yung sister ko. Oo. Tibale. Ang dami ka naman sisters diyan. Marami diyan. Marami kapalit. Oo. But this is sister. Yeah. Dito naman kami. Mm-hmm. Pwede rin akong sister. Sister. Hindi ko makalimutan yung... Naku, wag ba? Ay, basta nakita ko yung ano na yon. Video? Yung video. Yung mga itsura natin nung araw. Oh, may gulay talaga. Sabi ko, wow. Ah, sa LA. Oo, yung... At saka, ang hindi ko makita yung kay yung drama na ginawa ko noon, yung ikaw ang ano, ako yung parang si Myla. Charo Santo. Ano ba yung mahanap? Maalala di mo kaya. Oo. Nakita ko yung si Manang Bola. Ano ba yung isa? Kwentong Barbero. Ayan. Yun. Sana yun. Sa, doon pa kay... Pinakagusto ko sa lahat yung in-assign ka, brother mo, ni Pastor Manny. Grabe. sa tithes and offerings.
Nagulat siya. Apa? Yung Papa Monchang. Hindi, hindi. Ano yung pastor? Announcement. Hindi. Announcement. 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 Yun, oh. Si Mama Monchang. Naka-tube na dress. Minake-upan ko siya. Dadaling ko sa Sunday yun. Si naalala ko si Pastor Manny. Pastor Manny, okay lang, di nagre-react. Alam mo yun, di nagre-react yun eh. Hansel. Si Hansel, nagulat. Sama, ang tingin sa akin ni Hansel, sinuraw na pa si Muno. Sabi ko, kayo-kayo nag-uusap, di ko na maalam yun eh. Hindi, hindi alam naman ating mga viewer ko ano yung pinag-usapan natin. But anyway. Alam niyo kasi may drama si Ramon nung araw. Nag-direct siya. Yun ay during the church service. Na-assign siya ng special announcement. Gumawa ng gimmick. Gumawa siya ng gimmick. Lata nag- siya. Damit babae siya. Patay. Naka-tube. Binake-upan ko. Hindi siya in person. Naka-video. Yeah. Tapos naka-wig. Naka- tawa ko na tawa. Anyway. Ako. Tos ba din? Wala pa eh. Anong panong tayo ng araw eh. Kopya noon? May kopya ka? Oh, nakita ko yung ano, kopya. Pati yung sila, ano, si Pacquiao pa yun? Si... Pacquiao. Hindi, si ano? Si Alan, dala mo kotse mo? Si Labay. Alan, dala mo kotse mo? Kasi nun, brother mo, kasi katan yun nung, ano, nung Pacifica Palaypay na movie. Hindi, si ano, Kokwang. Hindi, si Joey De Leon. Joey De Leon. Oo. Si Barbie. Ayun, si Barbie. Anyway, Pastor, ang topic mo ngayon ay yung matira ang matibay. Oh, yeah. May nanalo dyan. Actually, matira matibay. Sa pero English, matira ang matibay. The last man standing. Last man standing. Ang dami yung mga kumula. Eh. Puro mga supply. Last man standing. Actually, English ko ron, remain strong. Ang ganun ba yun? Ako naman, leftover strong. Matira matibay. Ginugol ko talaga. Pero hindi nakita ng Google. Eh. Sa iba ko nakita. Sa YouTube ko nakita. Mahirapan ang Google doon. Oo, mahirapan. Eh si ano si Bonete. Hindi, maraming si Butete. Mayroong tanungan na mas maganda si Meta. Ask everything to Meta. Ask everything. Oh. Kumpleto siya. Eh, yung matira remain tapos matibay strong. Remain strong. Pero tama yung kay Rachel. Last man standing. Last man standing kasi siya natira eh. Last man standing. Yeah. Bati na sila sa ating mga viewers. Oh, yeah. Akala ko hindi ikaw ngayon, Pastor. Tinext ko si Pastora. Pastora, di ba? Hindi oh. Ako last week, no? Sabi. Ay, mali. Galit na galit. Kagalit. Kaya pala di sumasagot. Kanina, nung isang araw, nag-usap kami na schedule sa Sunday kasi akong naka-assign mag-preach sa English kasi si Pastora dead the following week, Mother's Day. Ah, oh, okay. And then, tapos nilampasan ko yung Thursday. Sa ang bilis-bilis ang pagkasabi ko. Mm. So, Pastora, ganito. So, this coming Wednesday, si Pastor James. Mm-hmm. Tapos sa Sunday, ako. Tapos hinuli ko yung Thursday. Sa Thursday, Pastora, ikaw, di ba? Biglang sabi niya, "Hoy, hindi, ikaw." Sabi ko, bakit parang may stress ka na mag-preach yun? Sa dami kasi ng ginagawa niya. Puno siya ng schedule eh. Oo, kumbaga sa saging hitik na hitik yun eh. Busy-busy. Nako, anyway. Pero maganda yung aming balik-taktakan noong ano na sira lang yung audio, yung first part, yung Come, Let's Talk to God. Ang yari? Eh, wala si Seth. Wala si Seth, si Tam nandito. Pero naging okay na rin kasi habang si Seth na nasa gig siya, habang nagda-drum siguro siya, pinagagalitan ko. Grabe. Tapos siguro nagpaalam siya sa mga kasama niya, nag-text siya kay ano, kay Cameron, minessage siya si Cameron na nabalik naman. Ayan. Anyway,
Sino pa bang mga may nakalimutan ba tayo? May kami babatiin ka ba? Ikaw magpapasabog ngayon. Pero, oh, 2 months noon. Oh, 2 months, kaya dodobliin mo. Ahabol. Dahil, Brother Ramon, yung... Nagpauna na ako kanina, ha? Ano yan? May nagte-text sa'yo. Sabi, magkita ro kayo mamaya. Anyway. Sige, tayo magpatuloy. Mag-umpisa muna siguro ko sa panalang tatatawa. Ah, sige, Pastor. Ang tatanda na natin, ganito pa tayo. Okay. Tayo manalangin po. Bakit parang ang laki namin tapos ang liit ninyo? Eh talaga na maliit kami, Pastor. Hindi, naka-zoom sila. Naka-zoom kayo eh. Maliit talaga kami, Pastor. Hindi, malapit kayo. Malayo kami. Yeah. Oh. Pala ilalayo kayo. Yeah. Para magkasukat tayo. Yeah, laki ng binaba ni no, pumayat yung kanyang ganito. No. Yan. Yeah. Tsaka yung kanyang pisngi. Ayan. Yeah. Tumatalbog-talbog naman yung puso. Uy, mag-train. Mag-train muna tayong lahat at para ma-upsan po natin. Okay. Ganoon, maraming salamat po nasa araw na ito. Kami po'y sasamaan ninyo. Nawa, Panginoon, ang mga nag-join sa amin sa araw na ito, mangusap din po kayo sa puso nila sapagkat ang inyong mensahe sa amin ay hindi lang po pahiwatig, hindi po nananakot, pero lahat po ito'y katotohanan na nangyayari sa panahong ito. Kaya, Panginoon, let your Holy Spirit speak through us, and may your Holy Spirit, Lord God, speak the truth and what is the reality of life. God, maraming salamat po sapagkat kayo ang aming inaasahan. Sa inyo lang kami naniniwala at wala na pong iba. We give you praise, we give you thanks in Jesus' name. Amen, amen. Amen. Okay. Sa trivia natin mamaya, pero ayokong sasabihin ko ano yung trivia ko kasi titignan na nila kagad yung Facebook. Eh. Mamaya. Okay. Yeah, mamaya. Pagkatapos. Kaya tulad ng sinabi ni Brother Ramon, ang ating title na pag-uusapan ngayon ay Matira Matibay. Kasi alam nyo, yung panahon ngayon, talagang titignan mo yung buhay natin, lalo sa Pilipinas. Okay. Dito ko nakuha yung idea ng Matira Matibay. Eh. Biray mo, parang yung mga tao rin, parang nililitsyon sa init ng panahon. Tapos, sino matibay ang balat? Yun ang ano. Yun ang matitira. Pero, hindi, biro na lang yon. Alam ko na hindi po gawang biro ang init ng panahon sa Pilipinas. Eh, habag na habag ako, lalo doon sa dalawang anak-anakan ko. Alam niyo naman, sila'y healthy. Si Jusil. Baka, sabi ko, baka namumula na ang mga balat nun. Alam mo, pagka namula, tapos lulupong. Mainit ba talaga? Ang tiinit, grabe. Hanggang ngayon. Nasa, 50 daw, 50, Pastor. Ang ano, dito, Fahrenheit, which is 98, hindi bumababa ng 95. Oh, grabe. Mga 100, ano? Patagal siya ng isang buwan, mahigit. Ganun pa naman. Tapos, after ng May, siyempre, June, uulan. Eh ngayon sa Pilipinas pa naman, nandoon ako nung panahon, mga panahon ng June. Umuulan na tapos mainit pa rin. What? Oh. Singaw ng lupa, doon ka magkakasakit, tapos yung tapos matagal pa yung ulan, buti sana kung lumalamig-lamig, hindi eh. Yung init ng panahon kahit umulan, mainit pa rin. Sumisingaw ah. Hirap. Sumisingaw. And then sa gabi, kasi nasa Baguio naman ako noon eh. Alam mo naman sa Baguio, nung nag-aaral ako doon, walang patayan ng aircon. Pero sa tanghali, mararamdaman mo pa rin yung init. Brother Ramon, Baguio na yun ha. Eh what? Kaya
halos talagang nakikita natin at talagang yung kanilang buhay sa araw-araw na lang ng ginawa, eh talagang lalo yung mga walang aircon ng bahay, doon mag-electric pan ka, lalong tatamaan ka ng init eh, di ba? Mm. Mm-hmm. Pero kanya-kanyang paraan, may lalagay ng tuwalya na basa para medyo presko, pero sandali lang yun. Manglalakit ka rin doon. Mm. Naalala ko. Kaya sa doon ko naisip yung matter of tibay. Mm. Kasi dito, makikita mo ang church, ng bahan, mahirap umawit, mahirap mag-pray. Tapos pagka pupunta ka ng iglesia na walang aircon. Eh, nung nagpunta na lang kami ni Gajan nga sa Pilipinas, guest speaker ako sa iba-ibang mga church. Tapos eh, yung church na walang aircon, talagang gatak-tak ang pawis mo. Yung pinaka, pinaka-mainit yung sa brother mo. Mm-hmm. No? Kaya inubo ka pagkatapos. Tapos na inubo ko. Yung pa naman ang hirap pala mag-preach ng sobrang init, papawisan ka, tapos matutuyo yung pawis mo. Uubuhin ka nun, yun ang kapalit. Pero maigi na lang, marami akong dalang supplement, kaya okay pa rin. May mga churches naman doon na meron ng aircon, kaya okay naman. Kaya lang, hindi rin maganda nang galing ka sa loob ng aircon, tapos lalabas ka, sasalubungin ka ng init ng araw. Hindi rin maganda yon, di ba? Hindi balanse. Kaya halos talagang sacrifice. It takes sacrifice minsan sa buhay natin para tayo mag-worship kay Lord, para tayong lahat ay patunayan natin na meron tayong right choice. Umulan man at umaraw, sabi nga, di ba? Umulan man at umaraw, si Lord ang mahalaga sa buhay ko. Mainit man o malamig, talagang hindi pwedeng hindi tayo mananambahan. Yan lang naman ang isa sa mga pinagpe-pray natin na nawa katakay yung lahat ng mga kasama namin ngayon dito na sa iRadio. Alam namin na pagdating ng Linggo, midweek service, prayer meeting, Bible study, yung mga venue ninyo na walang aircon, eh talagang tiyagaan. Ano yun? Talagang it's a sacrifice, no? Pero ang punto ko ngayon sa araw na ito, hindi lang init ng panahon, o hindi yung ating buhay bilang Kristiyano. Kaya kinuha ko rin yung title na Matira Matibay sa Matthew 24. Pero ito na muna, tignan ko rito. Nandito yung ating share. Ayan. So, nakikita ninyo, ililipat ko lang to sa ibaba. Ayan. Ang ating scripture, dalawa itong tinutukoy ko dito, pinopoint out ko, matira matibay, nanggaling mismo to sa kay Jesus nung nagpahiwatig siya na sa mga huling araw ay talagang kung sino ang matira, yun ang maliligtas. Basahin natin ang scripture. Basahin mo nga. Ay, pabama to. Hindi. Sige, tataas ko lang to. Sige lang. Okay. Brother will betray brother to death, and a father his child. Children will rebel against their parents and have them put to death. You will be hated by everyone because of me, but the one who stands firm to the end will be saved. Okay. Explain ko lang tong eto. Yung cost of following Jesus Christ sa panahong ito. Lahat tayo ng mga sumusunod at naglilingkod sa Panginoon, darating ang panahon, eto ang sinasabi rito, walang pinipili ito eh, na magkapatid ay magkakaroon ng mga bagayan, magkakaroon ng conflict. Sabi nga, brother will betray brother to death, hanggang namatay, no? And father and his child, pati magulang against sa children. Children will rebel against their parents. Nangyayari ba ito sa panahon ngayon? Yes. Oo, nangyayari. Ang pinakamalupit dito yung parehong Kristiyano. Mm-hmm.
nakikita sila sa church at hindi nag-iimikan. Tapos, kaya sinabing dito to death, kasi bawat isa sa kanila nag-iisip na sana mapahamak tong tao to sa hindi sila nagpe-pray sa bawat isa, no, na ang kamatayan dito, ang pumapatay yung pride, yung ego. Kaya yung magkapatid sa pananampalataya, hindi ko sinasabi pa ito yung flesh and blood, yung talagang magkapatid na literal, ito yung magkapatid sa faith. Pero regardless, isipin ninyong lahat, kay magkapatid kayo sa magulang o magkapatid tayo sa Panginoon, nangyayari ito at nangyari nga talaga yung panahon ng early church. Nagkakaroon ng conflict. Kita mo na lang yung sulat ni Paul sa Corinto, di ba? Nagkaagulo sila ron, nagdidimandahan, nagbabaranggayan. Anong dahilan? Unang-unang dahilan, alam niyo kung ano? Unang-unang dahilan ay inflation. Inflation gawa ng pera. Nung panahon na yon, pinag-aawayan pa nila ang pera hanggang ngayon. Okay? Sa konting halaga ng salapi ay pinag-aawayan pa, o sabi mo na ang magulang na mayapa, namatay. Yung mana, grabe to. May kausap akong pasahero ko noong isang araw na yung nanay tsaka tatay niya buhay pa. Mm-hmm. Pero sila magkakapatid. Buhay pa ha, yung nanay at tatay. Pero matanda na at may sakit. Mm-hmm. Eh yung kausap ko, yung bunsong anak, naiiyak daw siya dahil daw sa mga ugali ng kapatid niya. Gusto nang kamkamin yung ari-arian ng magulang nila. At yung isa, masyadong ganid o masyadong greedy. Gusto po nung panganay tsaka yung pangalawang panganay na pinag-aawayan na nila, buhay pa yung magulang, pinag-aawayan na nila yung property, yung bahay, yung mga ari-arian. Ay hindi nila hati-hati. Gusto nga, kami ng buo eh. Eh yung bunso naman, siya nag-aalaga, wala naman siyang ano, dahil kasi sabi naman niya, I don't go after ang wealth ng nanay ko tsaka tatay ko kasi made na siya. Mm. Maganda ang trabaho niya tsaka yung asawa niya nasa military. Kaya ang concern na lang niya yung magulang niya, ayaw niyang may mangyari sa magulang niya. Kasi yung mga kapatid niya talagang mga siraulo. Mm. So yun ang ano, ngayon pa lang, sa panahon ngayon, nangyayari na yan. Ano? Brother will betray brother to death. Ang kamatayan dito, hindi literal na kamatayan eh. Yung pag-iisip ng bawat isa na sana may mangyari sa'yo. Na yung death dito, yung ayaw magpa-aregluhan kasi gawa nga ng pride. Mm-hmm. No? Gusto pa nila, ito nga, di ba sabi ni Paul, shame on you, don't you think, na sulat niya sa 1 Corinthians, galit na galit si Paul doon. Kala niyo ba may pagmamalaki ko kayo? Hindi ko kayo pagmamalaki. Kasi kayo nagkakagulo, tapos gusto niyo pa isettle sa judge. Magdidimandahan pa kayo. Mm-hmm. Gawa lang ng ano, may conflict kasi kayo. Conflict na hindi natin alam kung ano yung conflict na, pero it's more of carnality ang conflict nun sa Corinthian church. Kaya winika ng Panginoon dito, sabi niya rito, but the one who stand firm to the end will be saved. Ay, alam mo, maganda ang katuroan ni Pastor Toots dito eh. Ibig sabihin nito, kapag hindi ka tumagal at pinanantili mo ang iyong pagka-hatred, pinanantilihan mo ang iyong pagkamuhi sa iyong kapwa, uh-huh, at pinanantili mo ang iyong hindi pagkakasundo sa iyong kapatid sa pananampalataya, chances are hindi ka talaga masesave. Diba? Sa liwaliwanag dito, but the one who stand firm to the end will be saved. Eh kung hindi ka mag-stand firm, di lagapok ka, diba? So, basahin natin susunod. Ito yung the last day, sinabi rin ni Kristo. Bakit nagkakaroon ng ganitong kaguluhan? Matthew 24. Because of the increase of the wickedness, the love of most will grow cold. Oh. But the one who stands firm to the end will be saved. And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations. And then the end will come. Kita mo yan, ano?
ang kadahilanan na nagkakaroon ng mga hindi pagkakaunawaan, walang kapatawaran, nagtatanim ng mga sama ng loob at ayaw na mag-areglohan. Kasi, sabi sa verse 12, because of the increase of wickedness, lumalala ang kasamaan. Sabi, ang pag-ibig na naitanim sa puso ng Panginoon natin ay nag-grow cold, hindi lumago. Ay kasi nga, yun, yung nangyayari sa last day, itong kahuling araw, ay talagang nagiging totoo. Sa simbahan, sa pamilya, sa mga neighbor, co-worker, school, ang masakit nito, pare-pareho pang self-declared Christian sila. No? Kaya, mga kaibigan, kahit na gano'n tayo katalino, kahit na gano'n tayong kaalaman, kilala na natin ang Panginoong Jesus. Eh. Marami sa atin may kakilal, sasabihin natin, I know the Lord Jesus Christ. Yeah, you know the Lord Jesus Christ. Ang tanong ko doon is, are you acting on it? Namubuhay ka ba na kakilala mo si Kristo? Maring nabubuhay ka, kilala mo si Kristo, pero kaaway ka ng Panginoon. Diba? That is because of the increase of wickedness. Ngayon nga, Brother Ramon, eh, diba? Itong UCLA na sikat na eskwelahan. Biray mo, 200 students ang inaresto at nakakulong ngayon sa LA prison cell. Bakit sila nakulong? Paano? Wala na sa lugar ang kanilang pagpoprotest. Nanggugulo na sila. Nanggugulo, hindi lang nanggulo, talagang nanira. Nanira no? Pa, nananakit pa. Nang vandalize, tapos tinetret nila yung mga klase, tapat yung graduation na darating, nagtetret sila na ihinto. Gawa na, sabi naman nga ni President Biden kanina, pwede ninyo man express ang inyong mga concern. That is allowed. Pwede kayong mag-protest. Pwede that's your right. That's your freedom. Pero not to the point na maninira kayo, mag-vandalize kayo, tapos magte-trespassing kayo, tapos mag-hate speech kayo. Alam niyo, marami yun eh. Yung discrimination or anong tawag doon? Hindi lang discrimination. May isang tawag doon na prejudice. Racist. Okay. Racial issue. Kaya marami na sa panahong ito, lumalabas ang natural ng isang tao gawa ng hatred. Kaya nga yung umpisa natin, yung Matthew 10 na yan, tignan mo na lang. Talagang maraming mga tao ngayon are in conflict. Two things why they are in conflict. Kasi nahihirapan sila sa buhay. Okay. Sa magkakapatid, kita mo yung in-example ko sa inyo kanina, magkapatid, hindi pa namamatay yung magulang, pinag-aawayan na nila yung mamanahin nila. At gusto nilang kamkamin kaagad yung pag-aari ng kanilang magulang, which is they still don't have the right. Okay. At ito, this is what Jesus have talked about. And then Paul affirmed this sa 2 Timothy 3, chapter 3, verse 1 to 5. Babasahin po sa atin ni Sister Gay. But mark this, there will be terrible times in the last days. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy without love, unforgiving, slanderous without self-control, brutal, not lovers of the good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God, having a form of godliness but denying its power, have nothing to do with such people. Okay. Pero yun, sabi nga ni Paul dito, no? Dami nito. Sinabi lang ni Kristo sa atin, yung the last day, because of the increase of wickedness, in-spell out ni St. Paul dito, mark this, sabi niya, pakatanda, taga niyo sa bato to. Sabi, there will be terrible times in the last day. Eh, sana ba yung last day? Sa panahong ito, tinuturing na natin panahong ito yung last day. Okay? People will be lovers of themselves. Kinikilala lang nila ang sarili nila. Lovers of money. Yan, di ba? Kita mo, magpapatayan yung magkakapatid sa pananampalataya o talagang magkakapatid. Sila-sila talaga mag-aaway,
magdidimandaan, magbabaranggayan, gawa lang ng pagmamahal sa pera. Eh bakit hindi? Pera lang naman yan, ano? Bakit hindi kailangan ibigay mo na lang? Para sa gayon eh, magkaayos. Pero hindi lang yon. Boastful, proud, abusive, disobedient to their parents. Inulit na naman ni Paul dito yung disobedient to their parents, di ba? Marami kasi sa mga kabataan ngayon, hindi nakikinig sa magulang. Nawala na yung tawag nito, yung paggalang sa magulang. At meron pang time na talagang may mga bata ngayon ay gusto nilang mapahamak na yung magulang nila para makamkam na nila yung kanilang inaasam na mga ari-arian. Ito pa sinabi, unholy. And then inulit-ulit rito, without love. Because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. Talaga ng lamig. No, yung pag-ibig na dating mainit na mainit, napakasaya ng fellowship, napakasaya ng mga kainan, bigla na lang tong nawala kasi because of the increase of wickedness. And then unforgiving, slanderous. Itong pinakamasakit sa lahat, yung pagiging slanderous eh. Yung mga slanderer, yung mga madalas makikita mo to, marami sa panahon ito, marites. May nalaman lang na negative point dun sa isang kapatid niya, i-chismis dun sa isang tao, no? Alam mo, si ganon. Abay, mga kapatid, unang-una sa lahat, tignan mo ang sarili mo sa salamin. Kasi bago tayo magsalita, manghusga ng kapwa natin. Sapatos, walang self-control, okay? Brutal, not lovers of good, treacherous, rash, conceited, lovers of pressure than lovers of God. Ito, talagang rampant to sa karamihan. Basta ako'y nandoon sa may beach, ako'y nandoon nakahiga sa sunbathing. Bahala kayo dyan sa church. Kayang-kaya nyo na yan, pastor. At dito muna kami sa pamilya namin. Dito kami mag-banding muna kami. Mag-online na lang kami. Yan, minsan gusto ko nang tanggalin yung online service. Pero pinagpe-pray ako ng Lord. Sabi naman ni Lord, ituloy mo lang yan sapagkat kung ayaw ng iyong kongregasyon, nandiyan ang ibang tao sa ibang part ng mundo na willing magkinig at willing matuto at willing manambahan at magpray sa akin. At totoo naman yan, kaya ang good news eh, hindi ko po talaga tatanggalin yung social media ng pananambahan natin. Kaya nakaka-inspire din naman tong iRadio. Meron tayo nito, meron tayong portion dito na nakakapag-aral tayo ng salita ng Diyos. Nare-remind tayo sa panahong ito, ito pala ang dapat nating gawin. Kumbaga sana ang buhay natin sa panahong ito ay matira matibay. Diba? Kaya dyan ko kinuha yung title na yan, matira matibay. Lovers of pressure than lovers of God. Ito ang isa pang pet malu. Having a form of godliness but denying its power. Ayan ano? Ito yung having a form of godliness. Tayo'y pagkalinggo, godly tayo. Pagdating ng Monday to Saturday, ibang katauhan na tayo, no? Meron ba tayong mga kilalang ganun? Marami. I do hope and pray kayo pong mga kasamahan namin na nanonood ngayon dito sa iRadio. Huwag po tayong ganun. Hindi tayo Sunday Christian lang. Ang pagka-Kristiyano natin is 24/7, 365 days a year. And pagka ganito yung mga nakikita natin sa church o sa ibang mga tao, have nothing to do with such people. Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin tsetsepwera mo na sila. No. Okay? Ang sa akin, ang pananaw ko rito, huwag mo silang pamarisan. Bagkos, mamuhay ka ng tama at makita nila na ikaw ay maging role model sa buhay nila. Kung sila ay sakim at mahalaga sa kanila ang salapi, ipakita mo sa kanila. Kita niyo yung picture na yun, no? Yung kamay na may mga barya. Pakita mo sa kanila na marunong na ikay generous. Okay? Hindi naman mahirap maging generous. Hindi ako nagsasalita kasi gawa ko na yung aking buhay. Kaya meron akong pinost sa Facebook na alala ko na.
hindi ko naalala nung Monday. I have lived an American dream, mm-hmm. but not for myself, but for those whose dream is to be the person that God wants them to be. That's why I serve, that's why I work, and that is why I honor the Lord the best of the ability He has given me, and that is Jesus Christ. And hindi naman po ako mayaman. Kaya sabi ko ron, I am not rich, but I'm living with an American dream. Pinoprovide lahat ng Panginoon yung pangangailangan ko, pati pangangailangan ng pamilya ko, pati pangangailangan ng ibang tao, yung abot ng aking makakaya. Sa totoo lang po, maraming mga pastor na humihingi sa amin ng tulong. How I wish I can provide for everyone. Pero tandaan nyo to, there are times na hindi rin po talaga madali ang buhay, pero ang may papangako ko lang, kayo pong lahat ay kasama sa aking panalangin, at na pag nagkaroon ako ng pagkakataon tumulong, tutulong naman po talaga. Kaya lang talagang may mga time na hindi ko po talaga kakayanin, sapagat marami po kami pinaaral ni Mamang. Okay? Marami kami sinusuportahan, at alam ko na marami rin nakakaunawa na. Sana ganito tayong lahat. It takes faith and prayer for us to survive, na masasabi natin pwede tayong matira at tayo magiging matibay. Kaya yung last phrase dito, have nothing to do with such people, ibig sabihin hindi mo sila tutularan, okay? Pwede mo silang ka-fellowship, kasama sa hapagkainan. Ang sinasabi ni Paul dito, kung sila ay boastful, kung sila ay masyadong proud, abusive, huwag mo silang tularan. Alam mong mali yun. Have nothing to do with them, with such people. Pero pwede mo silang bigyan ng example of what a Christian should be, is all about. Okay. So, ang susunod na slide ko po rito, pinakita ko sa inyo yung prophecy, which is the truth of what Jesus have said, at pinatotoo in-spell out po to ni Paul. Ano bang, paano natin masosolusyonan tong problemang ito? Kung sakaling nakakaranas tayo sa panahong ito, ito po, no, how to endure. Paano ba tayo magiging matira at magiging matibay? And from Jesus himself have said, watch out that no one deceives you, for many will come in my name, claiming I am the Messiah, and will deceive many. Kilalan niyo siguro ang isang tao na wanted sa Pilipinas. Therefore, keep watch. Therefore, keep watch. Ang nagiging number one problema lang ng mga Kristiyano ngayon, sa kalituhan. Kasi bakit sila nalilito, madali sila madeceive? Kasi kulang sila sa kaalaman tungkol sa Panginoon. Yung kanilang relationship kay Christ is shallow, mababaw. Kumbaga sa ano, kailangan maging malalim tayo, kailangan, ang pagiging malalim, hindi naman kailangan marami kang alam. Okay? Ang pagiging malalim sa Panginoon, yung marunong sumunod, yung marunong mag-obey at all cost. Mm-hmm. Kaya dito tayo makapag-watch out. Sabi nga ni Kristo, Jesus answered, watch out that no one deceive you, for many will come in my name. Baka may magkakatok sa inyo, tapos sasabihin sa inyo, ako ang sugo, ako yung Mesaya, ako yung tinalaga ngayon na Jesus Christ sa buhay mo. I am the Son of God. Naku, delikado yon. Okay? At least, na-warningan tayo sa salita ng Panginoon. And then, in Ephesians chapter 5, verse 15 to 17, isa to sa makakapag-tulong sa atin para tayo manatiling malakas at matibay. Be very careful then how you live, not as unwise but as wise, making the most of every opportunity, because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Okay. Na-preach ko na tong subject na to na maraming beses. Ang title ko pa nga rito, Huwag kang hangal.
hindi nag-iingat. Be very careful then how you live. Mag-ingat ka kung paano ka mamumuhay na hindi bilang isang hangal. Ano ba yung hangal? Hangal. Yung tawag nito. Fool. Alam mong mali. Fool. Madali ka maloko. Kumbaga sa... okay. Alam mo nang mali, ginagawa mo pa. Okay. Kaya nga, sabi niya sa verse 16, making the most of every opportunity. Because the days are evil. Ano ibig tayo doon? Dito, sinabi, have kakasama siguro sa mga lumayas ka. Hindi natin pwedeng sabihin sa mga kapwa na ating yun na umaattend sa church. Ang hope natin dito, yung kumbagay natin na tayo namumuhay ng may karunungan. Hindi lang karunungan, namumuhay tayo na bilang isang tunay na Kristiyano, magiging halimbawa tayo ng bawat kapatid natin sa Panginoon. Sa ngayon siguro may mga tao na talagang mababaw, hindi pa sila ganun ka-mature, o they still need to be nurtured. And the way na para ma-nurture ang isang tao, kailangan makita natin na isinasapamuhay nila, sinasagawa nila ang kanilang tungkulin na bilang isang Kristiyano. Bigyan ko yun na example, yung giving of tithes and offering. Nakwento ko na siguro sa inyo, natuto ako mag-tithes gawa ng asawa ko. Okay. May isang Sunday kasi na marunong naman ako, hindi naman ako maramot. Kaya lang ako naman, sa akin, I'm being wise. Yun ang isip ko sa sarili ko. Kasi alam ko, ang pera na lang ng asawa ko, this happens during the church service. Nag-collect ng tithes and offering yung church, pinasa yung plate. Alam ko, ang laman ng pera ng wallet ng asawa ko, Sister Gay, si Mamang Gay, ay 100 pesos na lang. Nilabas niya yung buong 100 pesos, nilagay doon sa offering plate. Napatingin ako sa kanya, alam kong panggasolina namin yung kinabukasan. Eh, kala ko, pinapalitan niya, kala ko, pinabaryahan niya, pwede naman siya magbigay ng kalahati, yung magtira siya ng 50. Nagulat ako lahat, nilagay niya sa offering plate. So, kinalabit ko siya, pwede bang habulin mo, pwede ako kumuha ng sukle. sabi ni Gay sa akin, ibabalik ni Lord yan, kamagalala, sabi ni Gay sa akin. Tapos sabi ko pa, o sige, you're right, sabi ko, babalik. Ganun pang sa sarili ko ang sinasabi ko. So, para sa akin, ang asawa ko, she make that opportunity para makita niya, makita ko yung kanyang faith. Okay, yung kanyang obedience. Okay. Kaya nga sabi sa 17, therefore do not be foolish but understand what the Lord will is. Doon ko naintindihan na kapag naging tapat ka sa Panginoon, kapag nag-obey ka sa Kanya, ang Panginoon magiging tapat din sa iyo. Magiging tapat siya sa Kanyang pangako. Kaya pala sabi diba sa Luke 6:38, give and it will come back. O 6:36, give and it will come back to you. Good measure. Press down, shake it together, and running over. And fast forward, alam niyo na siguro iba sa inyo yung storya nito. Kinahapunan, tinawag ako ng secretary ng church kasi tumutulong ako at part ako ng praise and worship ng church. Sabi sa akin ng church secretary, Brother Sunny, natutuwa kami at nabe-bless kami sapagkat dumating ka rito galing pa sa States na para tumulong lang dito sa iglesia namin as a praise and worship
leader. So, ito po, Merry Christmas. Kasi Christmas yun eh. Binigyan ako ng Christmas card. Hindi ko man lang binuksan yon. Tapos pagdating sa bahay, binigay ko sa asawa ko. Ito, bigay ng church. Sabi ko sa kanya. Tapos binuksan naman ni Gay. Nung pagtingin niya, meron 5,000 pesos na laman na nilove gift sa amin ng church. Kaya sabi ni Gay kagad, yun kagad na sinabi ni Gay sa akin na kita mo na. Kita mo na. Binalik ni Lord. Ah, na-shock ako noon. Kaya since then, sabi ko, kaya tayong lahat, be very careful then how you live. Not as unwise. Kasi unang-una, we can never outgive God. Number two, we know that if you are faithful, God is also more than faithful. Kaya alam natin na ang Panginoon ding gagawa sa lahat ng ating buhay, lahat ng ating pangangailangan, in material lang naman yun eh. Ang mahalaga sa Panginoon sa buhay natin lahat, yung ating spiritual life. Mm-hmm. Diba? Yung ating pagiging Kristiyano. Kaya, lastly, gusto ko mag-end dito sa scripture din. Napansin nyo, puro scripture lahat. Ang sagot lahat sa problema ng tao sa panahong ito, kung scripture ang pinakita sa atin at nabasa natin, simula dito hanggang dito kay Paul, in-spell out niya, tapos paano tayo mag-i-endure yung word na watch out, okay? And therefore, keep watch araw-araw. Yung watch dito is for us, every day we need to connect with God. Every day we need to read the Word of God. Every day we need to meditate about the Word of God. Memorize, and then isa pamuhay po natin. And yeah, sinabi ni Paul dito, be very careful then how you live. Kasi we keep on watching, we keep on praying, we keep on honoring God. And finally, ito yung scripture na gusto ko mag-end sa 2 Timothy chapter 3, verse 10 to 17. Medyo mahaba nga yan. I hope nababasa niyo po, no? Okay. You, however, know all about my teaching, my way of life, my purpose, faith, patience, love, endurance, persecutions, sufferings, what kinds of things happened to me in Antioch, Iconium, and Lystra, the persecutions I endured. Yet the Lord rescued me from all of them. In fact, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted, while evildoers and impostors will go from bad to worse, deceiving and being deceived. But as for you, continue in what you have learned and have become convinced of, because you know those from whom you learned it, and how from infancy you have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Okay. The reason it pinili ko itong as my last portion, kasi sa last day, sinabi ni Christ, watch out, be very careful on how you live, and this is what we need to do. Sinabi ni Paul dito, you, however, know all about my teaching, my way of life, my purpose, faith, patience, love, endurance, persecution, suffering, so on and so forth. Okay, sinabi ni Paul to, kasi si Paul ang nagsilbing role model ng mga Kristiyano nung araw. Ngayon, kayong lahat ng mga nanonood ngayon, I can see that there are 23 of you watching. 23 of you are watching. Na ngayon, sana manatili kayong nagwa-watch. Kasi ito yung last day natin na marami sa atin magkakaligaw-ligaw, mamumuhay ng hangal. At ayaw natin mamuhay ng hangal. Gusto natin mag-keep watch, keep praying, keep
knowing God, hindi lang knowing about God. Iba kasi malayo rin yung knowing about God. Ano lang yung talino lang yun eh. Knowing God means you are intimate. There is intimacy with God. Yan si Paul. Kita nyo, in-spell out niya dyan yung kanyang persecution, yung kanyang suffering, what kind of things happened to me in Antioch and Iconium. Marami siyang persecution doon sa mga lugar na yun. Sabi niya ito, I endure, yet the Lord rescue me from all of them. Yan ang pangako ng Panginoon sa bawat isa sa inyo. Sa bawat isa sa inyo ng mga nanonood ngayon, there's 23 of you, kabilang na si Brother Ramon, nadagdag pala si Brother Ramon, ako, tsaka, hindi kami exemption, ano? Kasi itong sinasabi ko, applicable sa lahat, applicable po sa buhay ko rin. Kailangan i-claim natin to, itong ganitong klaseng buhay na ipinamalas ni Paul, na sa panahon nito, pwede rin tayong mamuhay ng ganito. Sabi niya, in fact, everyone who wants to live a godly life in Christ, Jesus will be persecuted. Expected po natin yan. Persecuted tayo no matter what. Ang siguro ang unang persecution na mararanasan nyo sa sarili nyong pamilya, sa mga matalik nyong kaibigan nung hindi pa kayo Kristiyano, yan ang mga persecution na darating po sa buhay nyo. Pangiinsulto, eto nga, no, isang bad news, while evildoer and imposters, yung mga bulaang propeta, will go from bad to worse. Marami talaga, maraming magiging worse. Deceiving many, many will be deceived. But as for you, kayong lahat po ng na mga nanonood ngayon, ito'y personal na mensahe sa atin ng salita ng Diyos. Sabi niya rito, but as for you, continue in what you have learned and have become convinced of, because you know those whom you learn it. Alam niyo kung kanino kayo mga natuto, sa inyong mga pastor, sa inyong mga kaibigan, mga leaders, Bible study leaders, sa iRadio, kay Brother Ramon, Sister Karim, okay? Sa amin po, lahat, kay Pastor Adet, Pastor Toots, Pastor okay. Sam, si Pastor Plosser, lahat po to na mga natutunan ninyo, isa puso po ninyo lahat to, sapagkat alam namin na marami rin sa inyo, from infancy, from being a baby Christian, you have known the Holy Scripture na ipamala sa inyo, na ipahayag sa inyo, na ipaintindi sa inyo na tayong lahat, we will become wise for salvation. Yan nga, di ba? Be very careful on how you live, but not as foolish, but be wise. Okay? Through Christ Jesus. Kaya, ito yung final thought natin. Lahat in plenary, which means all scripture from Old Testament to the New Testament is God's breath or breath and is useful for teaching, rebuking, correcting, training in righteousness. Wag na wag po tayong masasaktan kapag tayo, ang salita ng Diyos ay tumatama sa atin. Hindi po yung Pastor Sunny o si Pastor Toots o si Pastor James, Pastor Adets, Pastor Loser, Sammy, lahat po kami ay tagapaglingkod. Ang salita ng Diyos ay applicable din po sa amin. Sometimes we rebuke ourselves. Okay? Kinokorek din po kami at wala pong exemption sa salita ng Diyos. Lahat po tayo ay magkakasama dito sa tinuturo sa atin ng salita ng Diyos. Bakit? Ang purpose nito, lahat tayo ay servant ng Panginoon, may be thoroughly equipped for every good works. Kaya, mga kaibigan, sa panahong ito, huwag po tayong mamuhay na parang hangal. Ang mga hangal, ito'y matata. Ulit-ulitin ko, no? Anong sinabi ni Paul doon sa umpisa? Ni Christ sa umpisa? Because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. Para po tayo maging mainit, parate. Abay, kung may kagalit ka, magbati-bati na kayo. Mm-hmm. Paano ang gagawin ninyo kung dumalik na si Kristo? Alam niyo ba kung kayo mabubuhay sa kinabukasan? Kung kayo may hindi pagkakaintindihan, lalo na sa iglesia, sa inyong pamilya, it's about time. It's about time. The way to do this is just to reconcile. To reconcile, magpatawad, mag-humble. God loves a person who is humble, inaangat niya lalo to, di ba? Mm-hmm. Inaangat niya lalo to.
And the only way for us to be humble is to know the scripture. Diyan natin malalaman ang kalooban ng Panginoon. And again, let me emphasize this in Ephesians chapter 5. Be very careful then how you live. Paulit-ulit ako dito. Hindi ko kayo tatantanan dito. Hindi ko rin tatantanan ang sarili ko dito. Not as hangal, but as wise o marunong. Making the most opportunity because the days are evil. Talagang masama ang mundo. We are living in a wicked world. Okay? Wag tayo padadala. And therefore, kinonclude dito ni Paul, do not be foolish but understand what the Lord will is. Uulitin ko yan. Actually, alam nyo, gagawin ko ito, i-highlight ko ito, tapos i-bobold ko para makita nyo, i-underline ko pa. Kalooban ng Panginoon. Anong kalooban ng Panginoon, ng Ama natin? Tayong lahat, that we are to love one another as Jesus have loved us. Diba? We are, that is the greatest command that God has given to us. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your might. With all your might. Okay? And then, love your neighbor as yourself. Totoo yan. Hindi natin pwedeng sabihin, love ko si God. Aawit ako kay Lord. Maglilingkod ako kay Lord. Pero hindi mo naman mahal yung kapwa mo. Lalo na kapag kapatid mo sa Panginoon. If I were you, when you go home today at nakita mo ang iyong kapatid, akapin mo na lang. Wala, kahit di, you know, actions speak louder than words, di ba? Mm-hmm. Kaya ang asawa ko, niyayakap ko to pag ako'y nagkakamali. Wala nang sorry. ikaw yun lang kakamali. Okay. Kasi ang tandaan niyo na lang, ano, tayong mga lalaki, okay, since it's Mother's Day, ang ating asawa is perfect. Okay. Bakit? Kasi ang aking gawain ay napakagulo. My way of life is a mess. Sometimes my ministry is a mess. Mm-hmm. And hindi naman ang children ko. My thinking is a mess. My wife is perfect. Wow. Ganito na lang sabihin mo na rin sa iyong mga hindi pagkakaunawaan. Mas mabuti na tayong mali kesa alam natin nga tama tayo, pangangatawan. Lahat naman tama eh. Lalo na pag meron tayong in conflict sa ating mga mahal sa buhay. Siguro, kung ikaw ay nakakatanda, ay unawain mo na lang yung nakakabata. Pero kung ikaw ay bata, magpakumbaba ka sa mga nakakatanda. It's, kung sino man ang mauna, di bali na. Okay? Mahalaga sa lahat eh, magkasundo-sundo. At wag na wag yung pag-aawayan ang salapi. Mm-hmm. That's a big no-no. Galit na galit ang Panginoon dito. Tama, di ba? In-spell out ko to in the last day. Sabi nga dito, in the last day, people will be lovers of money. Ay, nako, ayaw natin yan. Ayaw ng Diyos yan. Kaya, tandaan natin, lahat tayo ay dapat mabuhay ng marangal sa harapan ng ating Panginoon. Pagdating ng araw, it will be in our benefit. Mm-hmm. Okay. Ako'y mananalangin lang. Gusto mong ikaw mag-close ng prayer. Okay. Okay. Sige, tayo po'y manalangin. Lord, salamat po, Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa inyo sa gabing ito. Sa pagkakataon, Panginoon, that you have given us the opportunity to share your word, na sana po nakatulong kami o naka-inspire kami ng mga nakikinig sa inyo, Panginoon, nanonood sa iRadio. We thank you for this time that we have imparted to those people, Lord God, kung ano po yung nais niyong iparating namin sa kanila. Yes, Lord. We thank you for everything, for the life that you have given us, for those people, Lord, na patuloy na sumusuporta sa iRadio. Salamat po sa buhay nila, sa commitment nila, Panginoon. Patuloy mo silang i-bless sa kanilang kabuhayan. And also, may you give them the best health
Panginoon, ano man po ang mga pinagdaraanan ng aming mga kapatiran, Lord, may you intervene, Lord God. Kayo po ang umakay sa kanila, Lord. Kung ano man po ang kabigatan na dinadala nila sa oras na to, Panginoon. Iparamdam mo sa kanila, Lord, ng pagmamahal mo, ang yakap mo, Panginoon. Amen. Again, we thank you for everything, Lord God. Thank you for the life of Brother Ramon and Sister Karin for Amen. Their commitment and dedication in doing this program, this ministry that you have given them, Lord God. Continue to inspire them. Continue to give them good health, the best of health, Lord God, para po patuloy pa nilang ang paglilingkod sa inyo through iRadio. Again, we give you honor, praise, and all the glory, Lord God, in Jesus' name. Amen. 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 Yeah. May nabasa ako dito, Chappy. Kami ba ang Chappy? Yes. Kanina yun. Kanina. Sandali lang naman. Sandali lang. Pero, nagpuputol-putol kayo kanina. Pwede I think kayo, yung internet ninyo pa sa bumababa. Oh. Nagpa-fluctuate. Ang ano po, hindi naman. Ang ano po, ayan o, no? Bobinas sa... Five, baka mawala eh. Okay na yan. Ganito ang gagawin ko. Kung gusto niyo ng outline ko, yung manuscript, yung tawag nito, yung PowerPoint, padala ko po sa inyo. Yun din naman yun eh. Yung wala naman yung manuscript eh. At least, kung ano yung mga nabanggit ko, kung may tanong po kayo, pwede kayo. Ngayon, pwede kayo magtanong. Nandito naman ang asawa ko, siyang tagasagot. Yan yung nabanggit mo kaninang script kanina, yung father against son and daughters, and yan, naglalabo-labo na, no? Dahil sa konting bagay lang. Which is itong nangyayari sa paligid natin ngayon, ang Israel and Iran, Iraq. Yan ay magkakapatid nyo nga, magkakamag-anak yan eh. Nasa Bible yan eh, di ba? Ayan, pinagmumulan ngayon ng gulo dito sa Amerika, ito sa California, itong nangyayari sa UCLA, sa ano ba yon? Ano ba itong university ito? Columbian San ba yun? University, New York. New York ba yun? Sa New York yan, ano? So marami nang na bansa, hindi lang dito, kahit sa London, nangyayari na worldwide na nangyayari na ito. And ang sabi ng Panginoon niya, and the end is must come, ang susunod na. It's near. So yun na, ito na yung mga panahon, ano? Mga signs na. The signs. Imagine mo yung superpower country, Israel versus Hamas. And then ngayon tapos na si Hamas, si Iran naman ngayon. And then ito namang nangyayari ngayon sa Asia, ang Philippines versus and China against Asian countries. So anong susunod na nito? Ito na. So we are very very near. Napansin ko itong week na ito. Mm-hmm. Lahat ng mga pastors na nagbigay ng message dito, starting from Brother Toots hanggang sa inyo, Pastor, napansin ko iisa ang mensahe. Ganun din sa radio sa KTLA. Napapansin ko lahat ng mga pastors ngayon, ang message nila is yung about the end of times. So parang bang nagpapahiwatig na ang lahat, ano, na ito na yung talagang mag ano na tayo, we have to be serious, magbalik-loob tayo lahat sa Panginoon. Hindi tayo dapat magano yung magpasawalang bahala dahil it's very clear na nangyari. Ito recession na natin ngayon, ang mahal ng gasolina. My goodness. Yeah. Dati, magkakarga ko ng gasolina, $30, puno na. Good for 2 weeks. Ngayon, doble. Doble. Sobra, yeah. Talagang... will be famine all over the place. At saka biblically, di ba? Sabi yung the wages of your, ano, the wages, yung kinita mo sa isang araw, kulang pambili ng pagkain. Totoo yan. Sa sobrang mahal ng bilihin ngayon. Grabe. Talagang ang buhay natin ngayon, matira matibay. Kaya nga, yun nga ang title mo ngayon, matira matibay. Sa Pilipinas, sa sobrang tindi ng init, ay talagang matira matibay ka doon. Eh, buti sana, yung init, kaso mo,
lalo kang maiinitan at parang susunugin sa mahal ng presyo ng bilihin. Yeah. Tsaka kuryente. Yung iba na... Pagpunta mo sa palengke, nako, masakit na kung yung pera mong dala, eksaktong pagbili. Pero pakatandaan natin, uulit-ulitin ko, don't be lovers of money. Kasi the Lord will provide. Hindi ka gugutumin talaga ng Panginoon. Baka sabihin niyo naman sa akin, Pastor Sunny, kasi nasa Amerika ka. Kaya mo lang nasasabi. Hindi, tumiraw po ako sa Pilipinas sa mahabang panahon bago ako mapunta rito. Ganon din ang asawa ko. Pero pag ikaw ay isang tunay na Kristiyano at may plano sa iyong Panginoon, anong sabi ni King David? I was young and now I am old. I've never seen the righteous one forsaken or nor begging for food. Nga nagutom, ha? Di ka gugutomin ng Panginoon. At higit sa lahat, kailangan lang naman natin yung buhay natin nga, estado ng buhay natin magkakaiba. Siguro nga, sasabihin ko, madali lang sa akin sabihin yung mga ganyan. Pero wala ako sa lugar ninyo, okay? Na ganon. Pero we have the same God. Amen. Yung Diyos na dinadasalan natin ngayon sa araw na ito, it's the same God that you have. Same God yesterday. Today and tomorrow. Masasabi ko lang, kung kanin din naman ang kinakain namin dito. Pareho lang, di ba? Kahit yung ginagastos natin, dollar din. Dollar din naman pinambibili din natin. Ganon din sa kanila. Peso rin yung ginagastos nila, peso rin yung kanilang kinikita. So what's the difference? Yung pamalengke dati na 50. Pareho lang. Na doble na. Oo, totoo yun. Ganon din po kami dito. Na pero ang alam ko lang talaga, sundin mo lang. Amen. Yes. O ba ng Panginoon at manatili kanya pababayaan. Hindi kanya pababayaan. Amen. Yung blessing na matatamo mo, pwede mo pa ibahagi sa iba. Amen. Na-prove ko na ang Panginoon diyan na maraming beses. Kaya katulad ng sinabi ko nina, natuto kong magbigay na ikapo sa asawa ko. At nung simula nung natuto ako, ni minsan hindi ako nakaranas ng gutom. Dumaan kami na, alam ni Brother Ramon yan, yung aking testimony, dumaan din kami sa hirap, Brother Ramon, di ba? Panahon na hirap kami maghanap ng tirahan. Yes. Siguro yun, pero over a period of time, just be faithful sa Panginoon. Ang iRadio, ganyan din po yan. Manatili kayong tapat sa Panginoon. At may sigla kayo sa paglilingkod, the Lord will do the rest. Marami akong kilala na mga pastor na wala silang pananghalian sa araw na yon. May biglang lang dumaan ng tricycle, may nalaglag na isda. Napaka-isda. Kasi sa kanilang mag-anak, buong pamilya yung isdang napakalaki na nalaglag sa tricycle. Tawag ng tawag yung... Ito, totoo to. Hindi ito inventong kwento. Hindi kwento ni Amboyan, ha? Kilala niyo si Pastor Boyet. Jose, yung taga-Hawaii. Oo. Yun ang kanyang testimony. Yung nasa San Jose, Nueva Ecija sila. Talaga hirap na hirap sila sa buhay. Hindi niya alam kung anong kakainin nila sa pananghalian. Sa agahan, may kumatok, may nagdala ng pandesal. Ang dalang pandesal lima silang tao, tigitigisan sa pandesal. Pagkatapos pananghalian, problema na naman. Wala silang pananghalian. May dumaan na tricycle, for some reason may nalaglag na isda. Paninda siguro nung nalaglag ako sa tawag silang tawag. Eh, ninto po kayo, may isda. Ganun. Hindi sila narinig, tuloy-tuloy yung tricycle. Isda, kumakawag-kawag pa, malaking isda. Yun ang pinananghalian nila. God will never make you hungry. Amen. Hindi nila ninakaw yun, ha?
Nalaglag yun. Nalaglag sa bahay. Nalaglag eh. Tinatawag naman nila yung may-ari. Oh. Natawag nila. Inahabuli mo yan. Mabilis yung tricycle. Siguro kaskasero yung driver. Kaya tumalbog yung isda. Nagmamadali siguro. Oh. Nakabuhay yung isda. Fresh. Hindi ka pakainin ng Panginoon ng bilasa. Di ba ganyan yung nangyari sa 5,000 na pinakain ng Panginoon? Tinapay at saka isda. Kaya dito sa ating programa, lagi nating ina-advise dito na subukan ninyo na magtumulong sa iba, na wag niyong gagawing juice yung pera. Ano? Na tayo ang kinokontrol ng pera. Tayo ang kokontrol sa pera, hindi yung pera ang kokontrol sa atin. Yan ang nangyayari minsan kasi, katuwiran naman nila kasi, Pastor, ito lang ang pera namin eh. Ito na lang ang natitira sa amin. Yung na-share mo kanina, 100 pesos na lang ang natitira niyo pang gasolina. Inilagay pa doon sa kaban ng simbahan. O anong nangyari, pumalit? 5,000 ang bumalik. Aba, kita mo nga naman yan. Siksik, liglig, umaapaw ang kapalit. Ganyan, marami ng testimony na ganyan. Ang Colgate, paulit-ulit na yan, ha, na ginagamit natin dito sa programa. Dati anong binigay ng Colgate noon? 10%. Binaligtad niya. 90% sa Panginoon at 10% ng matitira sa kanya. Ayan. Diba? Yan. Kaya subukan natin. Kami rin, Pastor. Ako, hindi ako naniniwala niyan. Nung araw, hindi ako naniniwala sa tithes. Pero to talagang recorded tsaka true to life. Mm-hmm. hindi ako makapaniwala. Meron pa isang bilyonaryo, si Stanley Stan, may libro siya. Mm. God is my CEO. Ayun, kita mo yan. Libro niya, God is my boss. Kasi lumago na yung kanyang negosyo. Pagkatapos, kinausap niya yung lawyer niya. Pwede ko bang gawin na ang Diyos ang aking CEO, ako empleyado na lang? Ano yung pasweldo na lang siya? Kaya may libro siya noon, pero true to love yun, si Stanley Stan, yun ang kanyang testimony. Yan. Malakay chapter 3, yan ang sabi ng Panginoon. Di ba? Siksik, liglig, umaapaw. It's only in the Bible na naghamon ng Panginoon. You can test me on this. Hmm. Kung hindi, babahan ng talagang blessing sa atin na wala tayong paglalagyan ng mga blessing na yan. So, mismo ang Panginoon sa lahat, from Genesis to Revelation, dito lang sa Malakay 3 sinabi ng Panginoon, test me on this. Siya naghamon na kapag tayo ay naging obedience sa kanya. Obedience naman ang kailangan dun eh. Nang sinasabi ng Panginoon dito, kundi babahan, siksik, liglig, umaapaw na blessing sa ating Amen. God. Amen. Kaya sana sa ating mga manonood na ngayon dito, ay subukan ninyo. Sabi ng Panginoon, di ba? Test me on this. Subukan ninyo ako. Ha? Siya mismo nagsabi. Alright. Okay. Para subukan natin. Subukan natin. Ito na. Nagtuturo si Pastor. Mas marami yung sa kanya eh. Sabi lang yung tanong, ikaw ngayon ang pasabi. Ito na. 10 to 200. 24 pa lang ang nandito, Pastor. Wala tayo sa quota. Paano ba yun? Ayos lang. Hindi, nasa 40 plus to. Ha? Ayos lang. Okay. Mm-mm. Okay. Basta kayo ang titingin dyan kung sino yung tama. Ayokong manggagaling sa amin. Mm-hmm. Kasi... Paano yun? Hindi. Sampu lang naman ang mananatili. Baka mabash kami. Sige, ako kayo na lang titingin dyan. Para malinaw. Baka sabi may favoritism kami. Isang tanong lang. Oh. Tapos 10 sasagot kung sino yung... So, think magkakana ito, Pastor? Anong gusto mo? Kasi small time lang ako. Para mas marami, hati-hatiin mo sa maliliit lang. Para lahat, para mabigyan lahat. Oh. Okay na yun, 200. Kasi kung gagawin mo malaki... 200. 200 ba ang bawat isa? Yung sabi ni Pastor kanina. Yun, okay na yun. Kayang-kaya mo yun. Makakabili ng 1 kilong bigas yun. Ikaw ang titingin dyan, Gay, kung sino ha. Kasi baka iba yung listahan ko dito, alam mo naman. Pambili ng coke yan.
Hindi, ito yun. Makikita ko dito. Pag sinabi ni Karim na ano yun? Game na? O... Now na. Now na. Pag nakita mo yun. Ayan, may panalo na. Ang bilis ah. Okay. Ito under pangalan ni Ramon to. Lalabas dyan now na. Ang tanong, ganito. Asim. Kung nanood ka ng tag list nung Sunday, ano yung title ng message ko nung Sunday? Now na. Okay, now na. Sabi, ikaw, isulat mo na lang dyan kung sino yung mga ano. Ayan na, nakita nyo na si Ramon, now na. Yan na, yan na, yan, lumabas na. Okay. Yung unang sasagot dyan na tama, yun, ang magwawagi ng 200 pesos. Sampu sila, sampu. Sampu. Ayan na. Banggitin mo sa akin. Si Maridette Gamos. Okay. Ang tamang sagot ay? Ayan na. Ayan na. Yung title lang tinatanong ko, hindi up yung... Up. Ayan na, ang dami. Ang dami na. Sino ba? Maridette, si Nanay Dolor. Okay. Si Rejoice. Si mm-hmm. Ile. Sino? Hindi, mali yung Ileng. Teka. Si Ileng? Si Irene Manaro. Sino, Pastor? Maridette, Dolor, Rejoice. Si Maridette. Teka, ulitin ko ha. Maridette, Dolor, Rejoice. Mm-hmm. Lala. Okay. Irene, Sammy. Ha? Brother Sammy. Ah, Brother Sammy. Okay. Bernadette. Ilan na? 2, 4, 6, 7. Marites Ignacio. Ano bang tamang sagot? Ano bang tama? The true follower of Christ or the disciple of Christ? Teka, may mali eh. Oh, may mali eh. Anong tamang sagot? May sumagot ng the disciple of okay, Christ. Okay, stop na. Stop na ba? Stop na po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 4, 6, 8 pa lang. Dalawa pa. Title is True Disciple of Christ. Ayun. True Disciple. Pero tapos na. Wala nang sasagot. Mm. May sumagot ng... Rachel Joy Bunete. The True Disciple of Christ. Mm-hmm. Si Sammy mali eh. The Disciple of Christ. Kulang ng wala yung true. The True Follower of Christ. Yung isa... The true follower of Christ. Yung isa True Disciple of Christ. Yun nga tama eh. Yung True Disciple of Christ ang okay, tama. Okay, tingnan natin. Yung iba, True Follower eh. True Okay na yung follower, pareho yun. Okay na yan. Okay, so may kulang pa. 2, 4, 6, 8, 9. 9 pa lang. Last mo. Oh, si Eka, the true follower of Christ. Hindi ako naniniwala. Eka. Okay. Muwi na nga si Jasmine eh. Nung tinawagan ko, uwi na kinabukasan. Hindi. Nasa airport na. Nasa airport na pala. Mary Grace. Okay. Kompleto na. Sino ba? Sampu na ito. Tapos na kasi eh. Hindi na pwedeng sumagot pa. Yung last na kanina kay Maridette. Ayun. Yung... Si Michael Joy nakahabol ba? Oh, sige, banggitin mo nga kung sino yun. Okay, na. Tignan nyo, Pastor. Maridette, Tanay Dolor, Rejoice, Lala, Irene, Sammy, Bernadette, Marites, Rachel, Eka. 2, 4, 6, 8, 10. Okay. The true follower of Christ? True disciple of Christ or the true? Kailan wag mawala yung... Ay, true. True. Mm-mm. Pag walang true, mali. Oo, lahat naman pwedeng sabihin nila. Mm-mm. Yung kailangan may word na true. Uh-uh. The true follower or the true disciple? Either sa dalawa. Of Christ. Mm-hmm. Okay. So again, 200 pesos sa bawat isa si niya. Maridette, Nanay Dolor, Rejoice, Lala, Mami Irene, Brother Sammy. Brother Sammy, mali yung sagot niya. Ay, nako. Di kulang pa na isa. Sorry, Brother Sammy. Asa na ba? Asa na ba siya?
the disciples of Christ. Oo, wala yung true. That, oh. So, kulang pa na isa. So, si Mary Jolette. Mary Jolette ba? Nauna siya. Oh, yeah. Okay. Tama po lahat? Opo. Mary Jolette, Bernadette, Marites Ignacio, Rachel Eka. Si Eka, mali ang sagot. Mm. Tama siya. The true follower of Christ. Hindi, mali ang sagot niya. Ha? Si Bernadette Delpin, na nasama. Nauna yata yun. Mm. Oh, true disciple of Christ. Oh, tama, mali sagot niya. True the true disciple of Christ. True follower or true disciple is pareho. Basta may true. Okay. Sabi, out po ako, sabi. Sinong out? Si Badusami. Ihabol ko po sa true. Mali pa yung spelling mo, Brother Sami, nawala yung E. It's okay, Brother Sami. Pero the true disciples of Christ. T-R-U-E. Okay. Okay na yun. Sampu na yan. Si Eka. Si Eka, hindi mali sagot. Tama. Nakita ko si Kabigting sumagot Nahuli na siya. Nahuli si Kabigting. Okay. Nahuli siya. So, sige, so yung nanalo, sampu lahat. Ano meron kong gusto idagdag bukong mukhang hindi, parang may mga ano eh. I-check mo. Ano bang tamang sagot? Yun, a true disciple of Christ, a true follower of Christ. Ah, okay. Ha? Wala na. Ano naman? Alam mo, generous to eh. Kaya matatanggap niyo na kaagad. Kapag pagka nauna. Pag-asa pang magbago isip nito, baka dadagdagan pa niya. Mm, ayan na. Mm, ayan na. Ah, pero ina po at congratulations sa mga salamat mm-hmm. po sa yam. Yeah. Bye-bye ninyo. Wag po kayong magsasawa na manonood. Pinagtutumikapan po namin mga pastor that we can come up with a better teaching every now and then. Kaya, thank you, Pastor. Thank you. Ang punot-dulon, ang punot-dulon. Ang pinaka-point of view natin, hindi lang yung pera, no? Mm. Yes. Kakasundo ng magkakapatid. Yan ang mahalaga sa lahat. It follows everything. It boils down na kapag magkakasundo tayo, nagmamahalan tayo, tignan nyo kung paano magpaulan ng blessing ng Panginoon. Amen. Amen. Yeah. At saka, ano pa Pastor, eto dagdag ko lang ha. Akin lang to, my point of view. Minsan pag wala ng pera, madali kong sabihin to, no? Pero hindi lang naman yung iba nawawala ng pera. Pero pag wala ng pera, iba na ang forma ng mukha. No, totoo yan. Sorry po ha, pero ano, reality lang. Mm. Merong nagko-comment, papahag pa siya. gusto na magpakamatay. Yun. Meron ganun ba? Pag wala ng pera, ganun. Bakit? Pwede namang nakangiti kahit walang pera, di ba? Punta sa loton, magtatali ng tali. Aray ko. Yun, ganun. Magbibig siya, tapos itatali sa mga. Bira, oh. Hindi ba, sabi nga eh, ano, di ba? Considered it a joy. Di ba? When we face many trials in different kinds, sabi nga eh. Different. It's a different, iba't iba. Pero pwede ko pa rin sabihin, sasabi nila, nasasabi mo lang yan, Ma'am Shee, kasi ganito, ganun. Pero, dadaanin pa sa social media. Reality lang yun. Talagang, reality lang. Pero ma'am, naliitan dun sa bibigay niya. Oh. Ayun, dadagdagan pa ba? Ang tasang dollar kaya ngayon, 56. Tasang palit ngayon eh. Oo. Oh. Sabi ko, yun lang ba? Ayun naman. Oh, dagdagan, diba? Dagdagan, ayan, dagdagan. Dagdag, ano yan? Ano, dagdag blessing yan. Dagdag mo na yung dalawang humabol ng 3D Circle of Christ. Ah, sino?
si brother sa aming anak. Oh, pasok dinagdag niya nga yung true na nawala yung E. Sa pangalawa, dinagdag niya yung... Capital letter pa lahat, ha? Brother Sammy at saka si Mary Grace Cabigte. Sabi sa'yo, 24 lahat ano, ito. Dagdag na dalawa? Si Brother Sammy at... Si Mary Grace. Mary Grace. Kahit lahat, tig 200 itong 24 na ito. Kayang-kaya. Mekus-mekus yan. Halo-halo na yan. Oh. Sarap. May kasama pang bigas. Si Pastor Sammy, naglilingkod yan kada linggo. Eh. Ay, oo. Tumali. He deserves... Tsaka gagraduate na, Pastor. Gagraduate sa May. Congratulations. May 14. Yeah. Mm-hmm. Dyan sa pupunta doon yung ano. Sa ano, ang graduation niya sa PICC. Sabi ni Brother Sammy, salamat po, Papang. Papang. Papang na. Papang. Ay, naku. Bueno, thank you sa inyo. Thank you. Parang nalilito pa ako eh. Nalilito pa siya. Ano yung convert? Nagko-convert pa? Ay, mataas ngayon ang dollar rate. 56 something. Oh. Almost 57 na. 57? Pinocompute niya sa 55 lang. Oh. Wag, mababa yan. Taasan mo pa. E ano mo sa Palawan? Pero ang ipadala, ipalawan mo na. 56 ba? Hala, 9:30 na. Ang dami pang mali. Oh, mali sagot ni Eka at saka ni Rejoice, mali. Okay. Oh, good news kasi. Pero nandito ka next week. Baka next. Going down, tig 300, yun labing dalawa. Yeah. Ayun naman, 300. Yun naman. Agal ko na wala eh. Oo nga. Sige, mawala ka uli. Joke lang. 9:30 na. Paalam na tayo. 300. Oh, 300. Okay, babasahin ko muna. Mm. Sabi, Maridette, Dolor, Rejoice, Lala, Irene, Mary Juliet, Bernadette, Marites, Ignacio, Rachel, Eka, SS, Mary Grace. Anong SS? Sammy Santos. Kala ko si Gigi ba? Alam mo, lahat ng sumagot dito, saludo ko kay Nanay Dolor. Oo, ang galing. Oo, pansin ko yung pasto. Outline. Oo. Yung buong preaching ko. Oo, oh, diba? Oo, parang... The true follower of Christ. Parang kilala ko saan ang galing yan. Kaya, isa-share ko na sa inyo, yung talagang totoong disciple ni Christ, anong gagawin ni Kristo? He will eliminate fear. Aalisin niya ang takot. Pangako niya, he will be with us. Dito, according to sa Isaiah 41:10, he will not allow us to be dismayed. He will strengthen us, help us, and uphold us with his righteous, victorious right hand. Ang galing. Biray mo yun. Nasagot ni, nasagot ni, ano yun? Inani Dolor yun? Outline niya. Ang galing. Parang kinala ko saan ang galing. Ang galing Nanay Dolor. Siyempre, si Nanay Dolor yun. Oh, talaga ba? Rejoice, ibalik niya yung cellphone niya. Ah, bibigyan ko si... Bibigyan ko si Nanay Dolor ng cellphone niyan. Bigyan niyo na... Bigay, sana permanente niyo na yung cellphone niya. Biray mo, ang laking bagay ko, outline ng preaching eh. Nag-take notes siya talaga, oh. Oo nga, believe ako. Galing, galing. Nasagutan ano? Lahat niya. Ay, galing ni nanay. Kompleto. Nanay, wag nang sasagot. Anyway. Schedule yan. Okay. Congratulations sa inyong lahat. At nawa, yon internalize niyo po lahat ng nais na inok sa inyo. Ngayon, mag-message lang kayo sa akin. Gusto niyo nung, ano, nung outline. Yung kanina yun. Ayan, Pastor. Sabi, ano... Gay, ano, mayroon kang naligtas na isang taong gusto magbigti. Salamat daw, wala na magbibigti. No, dinaan pa sa social media nga eh. Si Eka. Ano magbibigti? Grabe naman. Hindi naman, Eka. Baka lumutag ka doon sa third floor ng Just Up in the Sky. Ayan, andyan na yung amo niya. Parating na. Andiyan na. Baka natutulog. May jet lag pa. Okay.
Sige. Salamat po ng marami. Thank you, thank you, thank, thank you. Thank you, thank you. Thank you, Pastor. Thank you, Gay. See you on Sunday. Bye. God bless. Okay, thank you. God bless. Ayan, ako. Ayan. Congrats sa mga nanalo. Wow, 300 din yan, ha? Ba, siyempre, dumagdag pa. Kinocompute niya kasi. Akala niya kasi pressure eh. Taas ng palitan ng dollar ngayon. Magkano ba ngayon? Tingnan natin. 56 kanina something eh. 56 lagi. Oo. Umabot pa nga ng almost 56.30, bumaba nga yan eh. Mm. Isang araw, 57 eh. Sabi ko, sino kayang padadalhan ko? Naisip ko, wala pala akong ipapadala. Ang sarap magpadala. Wala naman pala akong ipapadala. Okay. Tayo magpapaalam na. Thank you sa inyong lahat. Again, supportan po natin ang ating mga kasamahan din sa IL Radio. Kasama natin ang SMG, Cabinas for Christ, Cross Culture West Covina, at siyempre iRadio India. Hanggang bukas po muli, ako si Ramon Pascua. Karim Pascua. God bless po sa inyo. Ingat-ingat po kayo. At siyempre, inom ng maraming tubig. Ito po ang iRadio. Ang linito para sa pamilyang Pilipino. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.